kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulfo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulfo, matik sa kalam. Sarap maging Pilipino, kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Kapatid, and welcome po sa maksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapiat ngayon po ay February 7, 2024. Ako po si Shari Roman at makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon Attorney JV Bernardes ng ACIS Party List sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Magandang hapon po. Ayan, magandang hapon Shari at sa lahat ng ating mga sumusubaybay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun, okay. Bago natin simulan ang ating programa, Attorney, meron lamang po tayong panawagan. May nagsaoli po sa amin na isang family driver na si Mr. Richard Boyser. At nakapulot po siya ng isang bag na color gray. Meron po itong laman na passport at relo. At ito po ay January 28 po ng gabi sa May Tagaytay Road. At ang may-ari po mga kapatid ay si Ma'am Melanie Martinez. Okay, ng Alfonso Cavite. Melanie Martinez, Ma'am Melanie, nasa amin po ang inyong bag na napulot po ni Mr. Richard Boyser noong January 28 sa Tagaytay Road, and also kay Mr. Raymond Rabelista na isang taxi driver po mga kapatid, na isaoli niya po ito sa ating sa ating tanggapan ng isang wallet na meron pong laman na cash. Napansin po ito mga kapatid sa minamaneho niyang taxi no noong okay, kailan to? February 1 mga kapatid. Okay? At ang may-ari po nito ay si Mr. Christian Angeles na taga Santa Rosa, Laguna. And again, mga kapatid, Christian Angeles, nasa aming tanggapan po ang inyong wallet. At ito po ay napulot ng ating taxi driver na si Mr. Raymond Rabelista. Okay? Mhm. Ah, okay. So ito po ay naglalaman po ng 'di ba dapat hindi registered. Okay, and again, meron naman din po tayo si Mr. Gerald Anisco na isang dating kagawad po. At naisaoli niya po sa atin ang isang bag. Tama ba? Okay, ito po yun mga kapatid. At ito po ay pagmamayari ng isang Japanese national na si Mr. Yutaka Nakajima. Okay? So, sa mga nakakakilala po kay Mr. Yutaka Nakajima, pakibigay alam na lang po ito sa kanya na nandito po ang kanyang bag. Okay, ito po ay isinaoli po ni Mr. Gerald Anisco. Okay, ito po ay naglalaman po ng mga passport
Okay, at mga gamot, toiletries. So if Mr. Yutaka Nakajima, if you're watching this, please claim your bag here at TV5 Media Center Alliance, corner Sheridan Street, Mandaluyong City, and please look for Miss Clarice. Okay? And si Mr. Eddie Brillantes, na isang driver po, ay nakapulot po ng isang bag po na meron pong laptop at mga susi, no? Napulot po ito sa may Paranaque at ang may-ari po ay si Mr. Nathaniel Rabanos. Mr. Nathaniel Rabanos, nasa tanggapan po namin ang inyong bag na meron pong lamang laptop at gayon din po sa isang MMDA driver na si Mr. Jovito Liantana na nagsaoli naman po ng wallet na kanina lang po, 5:30 ng umaga, sa may Pasig, Tiendensitas. Naglalaman po ito ng mga ATM at ito po ay pagmamayari ni Mr. Gilbert Pesa na taga Antipolo City. Gilbert Pesa, ang inyong wallet po ay nasa aming tanggapan. Sa mga nabanggit ko pong pangalan o sa may mga nakakakilala po, pakipagbigay alam na lang po sa kanila na ang kanila pong mga gamit ay nandito po, may nagsaoli po, nagbagandang loob na nagsaoli sa aming tanggapan. Dito lamang po kami sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City, and pakihana po si Clarice. Ayan. Okay. At ito po, attorney, dako na tayo sa ating unang sumbong at yes, action. Sherry. At ang oras natin, 2:07, na ere po noong February 1. At ito po si Mr. Hermie Felesis Jr. Okay? At kung maalala nyo, attorney, ito yung maraming mga netizens na nagsabi na naging tawag dito, naging martir na daw sa pag-ibig itong si Mr. Yeah, Hermie. Marami pong netizens ang nagsabi. At meron tayong flashback video, panoorin niyo po. Umalis yung asawa ko, sabi magtatrabaho daw. Hindi naman pala nagtatrabaho, ano, yung kasama yung kabit nasa Quezon City lang daw. Bumidyo call sa akin yung asawa ko, sabi daw tulungan ko daw at binugbo daw yung kabit. Nanay, ano po ang kagustuhan ngayon ng anak ninyo? Gusto ba niyang kasuhan? Opo, ako ma'am, gusto kong kasuhan yan. Pero nanay, si Ruth po ba willing na mag-cooperate para ma-filean ng kaso yung boyfriend? Willing naman po. Pwede tayong mag-file, okay, ng reklamong kriminal na ipakita mo lahat ng mga ebidensyang hawak ninyo, yung mga pictures, para ma-evaluate natin kung ano dapat, slight injuries or homicide as the case, maybe. Okay? Sige po, sir. Assistihan po namin kayo, sir. Umalis yung asawa. Ayun. Okay. Kumuha lang po tayo ng update. Pero bago tayo magsimula, attorney, gusto ko lang matanong si Sir Hermie kung nakipag-ugnayan na po ba sa inyo si Ma'am Ruth after po kayong maere? Wala po. Hindi ko pa po nakakausap yung asawa ko. Mm. Okay, yes, Yari, no, kasi last time nakausap natin itong si Hermie, naalala ko, tinawagan natin yung kanyang misis. Mm. Pero apparently, parang ayaw na rin niyang magsalita, natatakot siguro, yung nanay niya yung sumasagot sa ating mga katanungan. So it appears na hindi pa rin, as of now, no, hindi pa rin nakakausap ni Hermie ang kanyang asawa. Mm-hmm. Pero eto, may katabi ngayon si Hermie. Sino po sila? Ako po yung kapatid ni ano ni Ruth pong bunso. Ah, okay. Bali ako po yung kasama niya nung blatter po that time na yun na binugbog po noon. Ah, ikaw yung nakakita mismo? Hindi po nakakita kasi ang sabi po kasi sa akin na yung and that time na yun na nasa trabaho po ako noon na wala daw si Ate Ruth dun sa boarding house ko, sabi nung kasamaan kong isa. Sabi ko saan pumunta eh wala naman yung alam dito kasi pangalawang beses pa lang niya pumunta dito. Eh ang sabi nung ano eh nakauwi na po akong bandang alas 8 po noon ng ano gabi kasi ang out ko ng alas 6 nakarating ako ng bahay alas 8. Alas 9 wala pa rin si Ate Ruth doon. Bandang alas 10 po umuwi si Ate Ruth. Nakita ko ngayon yung mukha kasi yun sabi ko ano niya sino may gawa niyan sa iyo? Eh sabi niya wala daw wala siyang sinasabi kasi nga yun nga po yung sinasabi ng blackmail siya na ano na ipopost niya nung ano nung ibang maseselang videos yes, na meron po. Sila. Okay. Yes. Na-mention po 'yan no ni Hermie sa atin last week. Okay, nandito lang po ngayon yung kanyang kapatid na sinusuportahan yung naging testimonya or yung naging reklamo ni Hermie at ng kanyang nanay yes, last week po. No? So nakita mo yung sugat na yes, meron po. Ng yung kapatid at sinamahan mo siya, kayo ay nagpa-blatter ni report yes, na ninyo. Okay. Sige, Shari. So ngayon ay nandito po sila sa ating tanggapan bukod sa lahat ng gusto nating
makumusta kung ano na ba yung mga okay. naging pangyayari. Security mo, magtawag po tayo ng security dito muna, no? Okay, naka-live po tayo dito ngayon. Anong sabi mo? Okay. Naka-live po tayo ngayon dito, opo. Anong sabi mo? Kulang pa yung ginawa mo sa kapatid ko, tang ina mo. Nandito yung mga teka lang po, ha. Teka lang, no? Okay, mga kapatid, nandito po kasi ngayon sa studio yung inirereklamo, no? Ito po si Mr. John. Opo, John Movic Lauraya. Siya po yung inirereklamo nila. Nung last week ay sinabing siya raw yung kabit ng asawa ni Hermie, nananakit at nananakot. Okay. So, nagipag-ugnayan sa amin ngayon si John Movic Lauraya para ibigay naman ang kanyang kwento, yung side niya patungkol dito sa reklamo na to. Shari. Okay. Okay. Ngayon po, Kuya Fabon, naka-live tayo. Okay? Hindi mo maaaring gawin yan dito and also yung pagmumura. Okay? Meron tayong mga guards dito. Wag mong gagawin ulit yan. Pumunta dito noong Lunes si John Mavic Lauraya dito sa ating tanggapan noong Lunes po, attorney. Pinabalik lang natin. At sabi nga po ni John Mavic ay willing naman daw po siyang ibigay yung kanyang panig patungkol po dito sa usapin na ito. Okay. So siguro simulan na rin natin, Sir John Mavic. Ano ang nangyari at bakit mo ba nagawang saktan yung si Ruth Felicis? Lapit ka sa mic ko yan. Yung time po na yun, nagtatrabaho po ako sa MC Relio Building sa cosmetic po ako noon. Okay. Tapos po, itong kapatid niya po ni Ruth, kapatid po ni Ruth. Babalik tanong siya, sabi mo ah. Habang kachat ko si Ate Ruth, ikaw pala gumagamit, binububugbog mo na yung kapatid ko, tang ina mo. Papaliwanag tayo magmumura dito ha, Pabon. Teka lang ha, Papaliwanag mo muna. I-mute muna natin yung microphone siguro ni Pabon. Sige, no? Bibigyan natin siya ng pagkakataong marinig ang kanyang panig, okay? Sige. Nung time po na yun, nagtatrabaho ko sa cosmetic po. Ngayon po, itong Miko po, katrabaho ko po. Ngayon po, itong Ruth, gusto po niyang pumasok sa akin sa trabaho kasi wala pa daw siyang mapasokan na trabaho. Sabi ko, hindi ka dito pwede. Kasi magiging issue to sa atin na nagsasama tayo. Sabi niya, hindi naman yan kasi iwalay na kami ng asawa ko, iwalay na kami. Alam mo naman yan, sinabi ko na sa'yo, iwalay na. Sige, pagbibigyan kita. Tapos hindi po niya kinaya yung trabaho dahil yung sadidi po niya. May ano na po siya, may sakit na po sa didi. Ano po ba yung trabaho na sinasabi mo? Cosmetic po. Cosmetic? Opo. Okay. So ikaw din ay nagtatrabaho doon din sa industriya na yan, sa kumpanya na yan. Opo. Okay, so kayo ay naging magkatrabaho itong si Ruth. Pero bago pa ba pumasok sa kumpanya nyo si Ruth, kayo ay meron ng relasyon? Meron na po. Okay, inaamin mo naman na kayo ay nagkaroon ng... Alam mo na may asawa si Ruth? Opo. Okay. Inaamin ko po na may asawa po. Sige, ituloy mo. Ngayon po, nung sabi niya po na hindi po niya kaya, kasi lang po siya, dalawang araw lang po siya doon, sabi niya hindi niya kaya. Sige, sabi ko, sige. Di, umuwi na po siya. Sabi ko, hintayin mo ako doon sa staff house, kako, para bigyan kita ng pera, pang pamamasahin mo kako, pauwi ng nitang, sa Novaliches po. Nung okay pa naman po kami sa chat ni Ruth. Okay pa naman po kami, wala po kaming... mga bangayan po na kung ano-ano. Di, mga nakalipas na siguro mga 2 weeks, parang naanoan ko na po, natunugan ko ito pong Miko, tapos itong kapatid niya po, nag-ano na po sila, pumupunta na pala itong Miko doon sa ano. Kaya yung mamutol ko lang muna, no? Sino si Miko? Yung katrabaho ko po. So, lalaki ba to or babae? Lalaki po. Okay, so meron pang Miko. Okay, so tuloy mo. Anong naging partisipasyon ni Miko? Kumbaga po, may naging relasyon ni Miko. Relasyon tang ano. So si Ruth, opo, na karelasyon mo ay karelasyon din ni Miko. Opo, kaya ko po siya na nagawang saktan ng time na yon. So inaamin mo na sinaktan mo. Kumbaga nagselos ka? Nagselos po ako noon. Okay, nagipagrelasyon ka sa may asawa? Opo. Tapos nagselos ka dahil yung karelasyon mo, may karelasyon ding iba. Opo, ganun na po. Okay, no?
medyo weird nga itong mga pangyayaring to. Pero teka lang, una sa lahat, nandun na kayo sa illegal na relasyon. Alam mo yan? Alam ko na po. Alam mo yan? Alam ko na po. Okay? Ngayon, po yan. Ikaw ay nagselos. Opo. At gumawa ka pa ulit ng illegal, sinaktan mo pa. Anong ginawa mo sa kanya? Sinampal ko po siya. Yan ba yung unang pagkakataon na ginawa mo? Sabi sa akin. Sinampal ko po siya. Isang business ko lang po siya. Tinadyakan mo. Sinaktan yung pagsabasap. Sinampal ko po siya. Kailan nangyari yan? August 19 po siya. Ano? August 19 po yun nangyari. August 19 last year. Sa may apartil po ng Longhorn. Okay. Longhorn. So inaamin mo na sinaktan mo siya? Opo, inaamin ko po. Yan lang ba yung pagkakataon na yan sinaktan mo? Yan lang po. Si opo. Yan Ruth lang Felices? Yan lang po. Ano yung mga natamo niyang mga injury dyan? Yung dito po niya sa ano, pumutok po yan dito. Yung dito pumutok niya. Yung labi niya? Opo. Ano yung, tapos yung dito po niya sa ano ito, sa may bandang kilay yung dyan o. Kasi na ano ko siya. Tignan mo ang kamay mo, bumabalik na. Ito po yung tumatama, gumaganyan. No? Dito tinamaan ko siyang ganyan. Tapos yung mga kalmot po niya dito, oh. Mga kalmot dyan. Kasi ginagaganyan ko siya, oh. Ginaganyan-ganyan ko siya. May tadyak pa yun. Okay. Well, sige. Saka po may medical po yun. Nagpa-medical po sila. Kaya nga, nag-medical. Ikaw ba nagdala sa kanya sa ospital? Hindi po. Bali yung sa tinitirahan ko po, kaibigan. Kasi tinatanong ako ni siya. Hindi. Sabi mo, ikaw nagdala? So, dinala mo siya sa ospital? Oo, hindi. Opo, nandun po ako sa ospital. Talaga ba? O nandyan yung, ano, nandyan si nanay. Si nanay ang kasama ni Ator, nagpa-medical. May ano pa ako, may mga ebidensya pa ako. May ebidensya. Teka lang ha. Mamaya ako magsalita. Bibigyan ka ng chance. Okay. Sandali lang ha, Fabon. Binibigyan natin siya. Na, last week hanggang ngayon, binibigyan kayo ng oportunidad. Pakinggan lang natin itong si John Movic. Okay. So sinaktan mo siya. Opo. Okay. Nung dinala sa ospital... Okay. Eh, bago pa po yun. O, ano pa nangyari? Meron pa po yan. Ganito po yan. Di ba po nagkano na kami? Lumapit ka sa mic. Nagka-regular na po kami dyan sa Mindanao, Project 6 po. Pinapasok na po ako sa kulungan. Tuwang-tuwa nga po yan eh. Ah, nakulong ka? Nakulong po ako. Syempre, pinakulong na po ako eh. Eh, syempre. Tuwang-tuwa nga to eh. Gumaganyan. Sabi syempre, ko, kung kapatid ko ba naman eh, inabuso. Matutuwa rin ako na nakulong ka. Yun din nga po. Tapos, anong sabi sa'yo ng police? Pinasok na ako dun ng ano... Pinasok ako doon. Sabi ko, tatanggapin ko po yan. Kasi nakagawa ko ng kasalanan, tatanggapin ko po yan. Hindi pa ako tatakbo niyan. Hindi ko po yan tatakbuhan yung kasalanan ko po na yan. Willing po ako magpakulong. Sabi ko sa ano. Nasa sa kanya naman po yan eh. Alam din niya yung ano niya, nagawa din niya ni Roth na kasalanan sa akin. Pero kung nakagawa ko ng kasalanan ganyan, papanindigan ko po yan. Hindi ko po yan tatakbuhan. Sabi nga nitong kapatid, tumakbo ko na kung ako sa'yo, tumakas ka na. Okay, kaya magbalot-balot ka na. Kung ikaw ay nakulong noong August, opo. Paano ka nakalaya? Inurong po yung ano. Ah, inurong yung reklamo. May trading po na nangyari po dyan. Sige, pakinggan muna natin siya pa. O sige, ano nangyari doon? May trading po yan kasi yung sa probinsya pa po, ang sabi sa akin, lahat ng pamangkin ko susunugin niya ang bahay. Kaya yun ang sabi niya. Tapos ang sabi ko lang, maski dito, sabi niya, ikaw, aabangan din kita, natanda mo yung sanita, yung sabi mo na pupunta ka kasi gaganyanin kita. Sabi ko, o sige, pumunta ka. Sabi ko, welcome ka doon. May screenshot ako noon yung pag-usapan natin yon na sabi ko, o bakit, asan ka ba, wala ka? Tapos sabi mo kay Trot, nandito ako sa may bar kasi magliwaliw ka, sabi mo nun. Tapos yung pagpunta namin, ano, attorney sa, ano, sa, dun sa police station nun, eh, ang sabi ko sa kanya, magtago-tago ka na. Tapos sabi niya, o sige, antapang mo, sabi ko. Sabi ko, talaga gagawin ko lahat ng makakaya ko kasi kapatid ko, unang-una, nandito sa poder ko yun eh. Tapos unang-una, yung nasa poder ko siya, siyempre may mga kasama kong pamilya. Anong gawin mo sa pamilya? Eh, ang sabi ng pulis doon na, wag na kayong pupunta doon, wag na magpakita. Anong ginawa mo pagkaumaga yung nag-areglo kayo? Pumunta ka pa doon, eh, na ano mo pa si nanay, pinag-tawag doon na... istorbo mo pa doon. Tatlong araw kung di pumasok niyan. Ilang araw ko nasa 1K plus. Sayang yung tatlo yun. Pampagamot na lang sana yun ni Ate Ruth. Eh di sana kasawad pa ako noon. Eh anong ginawa mo? Dapat nga yun bayaran mo eh. Eh bakit sasabihin mo maglilinis ka ng pangalan mo? O sinampal-sampal mo, trenjakan mo. Bakit? O nandito attorney yung picture na kalagay ngayon ni Ate Ruth. At tanong, maaayos mo yan? Nung kahapon nag-confront na po sa amin yung head ng nurse po na sa atirot po ilang araw na lang kakayanin kasi stage 4 cancer na yon, kumalat na, hindi na makapagsalita. Lahat ng mga kapatid ko na yung sa nurse kong mga ante nandun sa ano na sabi dapat makulong yan kasi sila wala ikaw, rin ikaw sila ba, John Movic,
nung sinaktan mo si Ruth, alam mo nang may iniindang cancer? Alam po niyan. Alam ko po. Alam mo na. Alam anong stage na nun, nung August? Ano po, kumbaga, sabi nung mga kasama po nila nanay na ano, kaya pa yung cerebral kasi hindi pa naman masyado. Oo. Tapos dati pa po kasi, swimmers po kasi kami, ng athletes po kami, yung tatlo mga kapatid, may sinasabi na may bukol siya dati, pero hindi namin alam. Tapos kasi nag-medical naman po kayo, parang wala naman ang lumalabas na result kung ano yon. Tapos yun po, yung lumuha siya kasi sabi nga, nagtrabaho po siya, yung sinasabi niya trabaho doon, nagtrabaho yung ate ko doon, tatlong araw yung sabi yung sa akin ni ate, tatlong araw hindi mo binayaran, kinuha mo pa yung pera, imbis na yung tatlong araw nun sa kanya, di ba nagre-repack kayo doon? Tapos lumipat po siya, yung nangyari na po yun na ano, edi okay na sa ate Ruth noon. Edi hinanap siya ng trabaho ni nanay, nasa pitsahan po. Ang sabi sa akin ng kapatid ko na first day niya, hindi niya daw kaya kasi parang ang bigat yung day niya. Tapos yung pina-stop namin, tapos umuwi siya ng Bicol. Tapos ito, lumabas rin ng ano, Bicol. Tapos yun na po nalaman ko na, ito, pumunta dito sa bahay nila, kuya, na sinasabihan pa si kuya na ano? Ano sabi mo kay kuya? Pwede naman po ako magsalita, sir. Hindi. Teka lang. Sige, pagbigyan lang natin, sandali, ha? Ganito po yan, sir. Yung mga allegation niya po sa akin na ano, di ko naman inano yun na natatanggi yung iba. Pero yung sabi niya na, May pagbabanta na gano'n yung mag-ano lang kami, magkita kami. Hindi ako pupunta doon sa lugar nila. Ako pa yung matapang, ako na yung nakasakit sa kanya. May sa screenshot niya. Dito yung usapan natin, ipakita ko yung sabi noon, mo na pupunta ka. Nagawak ng account ko po. Ano ba to? Nananakot siya, pupunta siya doon sa inyo. Sabi niya, ikaw yung tapang-tapang mo. Siya po yung nagano po. Sabi ko sa kanya, ang sabi mo sa akin, ang tapang-tapang mo. Siya sabi po ko, yung nagano sa akin. Malaki sa akin. Nag-video call siya sa akin. Nandun pa ako sa hindi pa ako makalabas doon. Hindi pa ako makalabas doon. Ang sabi po niya, Ba't ka ba kasi pupunta doon? Hindi pa ako pupunta doon. Ikaw nang tawag sa akin. Pero after nung August na sinaktan niya yung kapatid mo, ano pang ginawa nitong si Jan Movic? Ang sabi niya po sa akin, kulang pa yung ginawa ko sa kapatid mo. Ang sabi, nandito po, screenshot ko yan, nandito. Sinabi mo yan? Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi ko po yan sinabi? Oo. Hindi ko po yan sinabi, Atty. Ipakita ko sa yung screenshot ngayon. Sige, mamaya. Opo. Yung mga screenshot na yan, later on, pag-aaralan namin yan. Mayroon din po. Magsisinungaling ka, malilintikan ka dito. Opo, hindi pa ako magsisinungaling kasi that time po, di ba nag-ayos na kami, nag-ano-ano kami ni Ruth. Tapos ano yung last time, tama ba Hermie, yung pagkakalala ko, na etong si Jan Movic, tinatakot niya rin yung buong pamilya ni Ruth. Oo, totoo po yan. Wala. Ha? Ano yung mga pananakot na... Alam yan ni Mama. Pati po yung asawa ko, yung malakas. Jan Movic, last week, Wednesday, yung nanay mismo ni Ruth. Opo. Siya mismo, galit na galit. Hindi lang dahil sa ginawa mo sa anak niya, kundi dahil siguro sa... pananakot na ginawa mo sa pamilya. Siya mismo, yung nanay, gustong ikaw ireklamo. Anong sinabi niya sa nanay mo o sa pamilya ninyo? Ano nga pananakot nito? Unang-una po yung sabi ni Mama, huwag ka na magpakita dito kasi kung ano pang gawin ng mga kapatid ko. Tapos ang sabi niya, yan ano yung pagka, ano ko po nung sabi ni Mama noon na ano, na yung nga, nagsubong sa akin na pinagtitreatan daw yung mga pamangkin ko na yan sa bahay, kung saan yan, sabi niya. Tapos susunugin pa daw niya yung bahay ng mga pamangkin ko. Kasi sige, kung may ebidensya ka dyan, pag-aaralan na natin mamaya yan. Maraming ebidensya yan. Ang gusto kong malaman ngayon, and this is a matter of concern. Ha? Ganito po. Teka lang. Yung maseselang videos na hawak mo. Wala po akong hawak na video. Kasi ang sabi nila, ikaw daw ha, bina-blackmail mo daw. Wala si Ruth. Po. Hindi ko po yung bina-blackmail. Gusto ko po makausap sana yung kapatid may nila. May screenshot rin ako dito. Nag-ano pa po yun, nakakapagsalita pa po yun. Yung kapatid po yun. Yung kapatid na kapatid. Pero last week nga, sinubukan kong kausapin si Ruth. Okay? Inagaw po ng mama niya po, yung cellphone. Tapos nun, may ano po dito, may message sa akin. Paano mo nalaman na inagaw? May message po dito sa akin. So kausap mo pa rin si Ruth? Nakausap ko po kasi... ito po ang nag-u-joke sa akin. Nung pag-uwi ko po, siya po yung nag-u-joke sa akin na pumunta ka niya dito. Sabi ko, sa barangay tayo mag-usap. Hindi po pwede dyan na ano, dyan ako magpunta sa bahay mo. Baka kung anong gawin mo sa akin. Kasi yung August 25 po, umuwi na po ako noon. Iniwan ko po yung si Ruth kasama yung Miko sa bahay nila. Oh. Noon time po noon, umuwi na ako. Pagdating ko, ito pinatawag ako niya sa bahay nila. Hindi nga ako pumayag, sabi ko sa barangay tayo mag-usap para ako sa kaligtasan ko rin. Di, akala ko okay na dahil sinalaysay ko na yung pangyayari doon.
na kung ano-anong mga anong nangyari. Sabi ko, kaya kung nasaktan yung asawa mo dahil linoko niya ako. Yun ang ano ko doon. Tapos po, una sa lahat ha, linawin natin yun. Nung basis po akong pumunta doon sa bahay nila, may komunikasyon po kami nito. Saang bahay yan? Sa ano po, sa San Isidro po, sa Bicol, Kamarinisor po. May ano po, tatlong basis kami yan. Tapos may komunikasyon po kami hanggang November 19 or 20 po yung komunikasyon namin. Yan, pinag-block na ko niya. Nung time na kasama ko na itong asawa niya, kasi nakiusap to sa akin na, Brad, pwede bang ikaw muna sumama sa ospital? Kasi hindi ako makaano, kasi kamamatay lang ng papa ko. Hindi pa ako pwedeng makapagbantay doon. Sabi ko naman, willing naman ako para kako yan. Okay, sir, pasensya na. So in short, sir, ano pong pinakabakay mo? Bakit po kayo nagawi po rito? Yung mga allegation po nila sa akin na may mga ano na, yung mga kutsilyo, may ganyan. Tapos yung pagbablockmail, binablockmail ko yung kapatid nila na mga ganyan. Yun po ang mga ano ko dyan. Tapos yung... Hindi, anong yun yung ano yung sinasabi mong ano? Yung... Sinasabi mong walang katotohanan? Opo, yung pang-blockmail po na ano. So yun lang? Opo. Kasi madaming allegation laban sa'yo eh. Nandun sa police station, alam yan ng police. Sinaktan mo yung si Ruth, inaamin mo yun? Oo, inaamin ko po yun. Yung pinag-blockmail mo sa Ate Ruth, alam mo ng police. Kahit hindi ko po aminin po yun, yung blackmail. Hindi ko po yung pinag-blackmail talaga. Kahit kailan, kung pinag-blackmail ko po yan, bakit nung sa hospital pa lang kami, siya na yung nagsabi sa akin na, nag-joke sa akin na, ikaw lahat magsama-sama ka na muna. Pero in short, totoo yung pananakit. Opo, totoo po yun. Ilang beses mo siya sinaktan? Isang beses lang po. Talaga ba? Isang beses? Madaming sinasabi yan sa akin si Ate Ruth. Hindi lang yun lang ang pinakamalala na ginagawa mo. Ang mabuti po nito, nakakausap po naman po yung ano, nag-chat pa nga yun sa akin, yung kapatid niya. Sabi nung kapatid niya, pasensya na dadalhin kasi itong cellphone ko. May video ba talaga? Siguro po sa kapatid niya po yung sinasabi, ikaw nagsend nun sa akin, sabi mo na pinapaamin mo yung ate ko na hindi ikaw nang bugbog sa kanya. Nandito. Pero yung video po na ano na yun, walang katuturan po yung video na yun. Anong walang, ikaw nag-send sa akin, walang katuturan? Ano yung video na yun? Hindi, ano lang yung video na yun? Yung sinasabi niya doon na si Miko daw po ang nabubog. That time na po yun, nasa bahay na po ako. Yun ang ano? Yun ang ako nag-ano nun? Ikaw nag-send sa akin, ito na yung video. Yung anong video yan? Six video? Yung six video. Lahat ng video nandito sa akin. Ipakita mo kaya, Tony, kung mayroong ano ganyan. Nandito pa sa... Wait lang, merong sex video? Meron po. Okay. Sino ang kasama dun sa video? Yung kapatid ko. Ang maganda, ang masaklap pa dun, ma'am, attorney, nasa bahay ko pa yung ginawa. Kasi bahay po, ko na yun, pinagbabaw mo. Saglit lang po, kasi may mga netizens po na nagtatanong kung nasaan po si Ruth. Mas maganda po kasi sana, si Ruth talaga yung makausap. Hindi nga ang po. Ang problema, hindi po makausap si hindi Ruth ngayon. Hindi nakakausap po, na video call ko nga po yun. Kailan mo huling naka-video? Kailan mo na video call? Ngayon. Ay, ngayon po, hindi na po. Apat na araw nung kailan, kuya, kailan kuya, mo ba huli naka-video call yan? Nung ano po, February 1, ang sabi nga po, February ang kapal-kapal 1. Naman ang mukha nitong, ni Junior. Ikaw na nga itong, sa akin, nagbantay sa ospital. Alos na ubos-ubos na yung, yung pera mo. Siya, maski piso, wala pang binigay. Tapos, nung dito ako sa ospital, iniwan ako niyan. May dala-dala yung kapatid ko, si Papi ng 1-4. Binayaan ako niyan. Ako lang mag-isa. Alam niya nang nakaswero na ako. Binayaan pa ko niyan. Magang-maga yung katawan. Alam mo kung bakit? Sinabi niya yan? Opo. Hindi po. Sinabi niya na halos ako makausap-usap itong si Ruth. Saglit si lang Ruth. Po. Attorney, saglit lang ha. Iniwan po niyan. Saglit lang. Kuya, kasi ikaw talaga yung asawa dito. Ano ang masasabi mo dito, Kuya Hermie? Akaharap mo na yung sinasabi mong kabit ng misis mo. Yung gusto ko, ma'am, talaga yung kaso ituloy dyan sa kabit. Wala mga sabi ko. Lahat kami nandun, binulabog mo kami lahat. Pati sila nanay, binulabog mo. Tapos ang gana-gana pa ng nung sarili mo na pumunta dun sa bahay na hihingi ka ng tawa. Kuya Fabon, okay lang ba yung asawa mo na magsalita? Saglit lang ha. Sir Hermie, ano po ang pinaka gusto niyong mangyari ngayon? Nandito na ngayon si John Mavic Lauraya. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Gusto ko po, ma'am, yung kaso. Sige, ituloy ko sa kanya yung kaso kasi binabantahan kami niyan.
Pati yung asawa ko, alam niya na binabantan, susunugin daw yung bahay ko. Pag anong mangyari doon sa asawa ko. Sabi ko, binabaliktad pa siyang nabugbog, tapos ako pantatakotin. Yan po yung mga allegation po nila yan. Gusto ko po yan ipakita nila. Yung video kong allegation, wala po akong, yung account ko po, hindi ko po yan ano. Gamit mo rin ang account ni Ate Rot ngayon. Simula nung ano po, umuwi po ako kasi nung time na po yun, may gumagamit na ng account ko. Oh, tapos pumunta po ako sa, ano, sa police station, nagpa-blatter pa ako noon. Ang sabi sa akin, sir, ito na po yung gagawin po ninyo. Punta kayo sa cybercrime. Sa Naga po, pupunta po kayo doon. Sabi ko, opo, sige po. Saglit na. Nakausap mo si Ruth noong February 1. February 1 daw. Yun yung time na inere namin siya eh. Opo, okay, yung February 1. Okay, so anong huling naging pag-uusap nyo? Direct to the point na tayo, sir. Ano po yung naging pag-uusap po ninyo? Sabi po niya, ako nang, akong bahala dyan. Bahala saan? Dito daw kasi sa problema yan. Sir, saglit lang po. Ano po yung sinabi niya noong February 1? Kasi yun yung time na hindi siya sa amin nakipag-usap. Sabi ko po, sabi niya sa akin, yung mga lahat ng mga ano yan, puro pagpapalinis sa ano niya, sa si Junior daw, nagmamalinis na. Nagmamalinis na daw. Si, hanggang ngayon ba may relasyon pa kayo? Wala na po kaming relasyon yan. Tinuldukan ko na po sino yan. Sino ang tumawag ng February 1? Siya po. O, totoo na ba? O, totoo ma'am, kasi tinatakot pa niya yung asawa ko na pumunta ako dito. Po yan, hindi na po yan mag-ano sa akin, magpupunta. Yung dinadamay mo si Kyle Junior, ang nakipag... Siya ang nag-joke sa akin nun. Okay, manayin mo na kayo. Tumigil mo na kayong dalawa, okay? Ganito ang gagawin natin dyan, Shari. No? Opo. Yung mga allegation na ito, ang makapagpatunay ng mga ito ay si mismong si Ruth. Opo. Naiintindihan ko, sinabi ng kanyang kapatid kanina, na apparently binigyan na ng taning, tama ba? Yes, yung ang kapatid ninyo. Pero yung kapatid naman ninyo ay nasa tamang pag-iisip pa. Ano po? Ano yung nakita ko pong last na picture po kasi dito, ano, alos pa, iba na po. Mahina na. Yes po. Mahina. Pero yung pag-iisip, nakakausap pa natin ng matino. Hindi na po daw, sabi po ni Mama, hindi na po kasi pumunta po lahat ng family ko doon, sila Papa Efren na ano, wala na kasi alos nga po sila umiiyak rin, lalo na yung kapatid kong si Papa Efren. Alam mo si Papa Efren? Oh. Gigil na gigil yan sa'yo. Alam ko. Simula yung sabi nga nitong, kapatid ay itong asawa na may nangyari sa kanila, sa'yo may nangyari. Kaya ka humingi ng dugo. Yan ang sa... Hindi, ito. Ganito ang gagawin natin dyan. Sa'yo. No? I-evaluate natin kung nasa tama pang pag-iisip itong si Ruth. Nasa tamang kondisyon pa. Ang gusto ko kasi kailangan niya magbigay ng kanyang statement niya. Okay? Kung nabibilang na yung araw ni Ruth, lalong mas mahalaga na makuha natin yung kanyang statement patungkol dito. Okay? Kasi at the end of the day, okay, yung mga sinasabi ninyo, I understand, mayroon kang sinasabi mo kanina, may mga ebidensya kang hawak. Okay? Pero ang pinakamalakas na ebidensya dito ay ang mismong testimonya ni Ruth. Okay? Yung manggagaling mismo kay Ruth. Kasi meron kayong disagreement. Sinasabi niya, nag-usap na raw sila ni Ruth. Sabi mo, ito, hindi naman totoo at talagang sinasaktan, ganyan-ganyan. Okay? Kung i-evaluate natin siya rin, no, siguro hingi tayo ng tulong kung sang appropriate government agency yan. I-evaluate natin kung nasa tamang pag-iisip pa si Ruth. If not, no, kung talagang wala na, yung mga ebidensya ang magsasalita dito. Yes po. Okay? At yung pag-aamin mo. Opo. Kasi una sa lahat, gusto kanilang kasuhan. Last week, ang nakikita kong kaso dyan is yung physical injuries. Opo, sana okay. Yun. Yung physical injuries, no? Inaamin mo naman eh. Oh, inaamin so, hindi na natin po. Kailangan, so far as physical injuries are concerned, hindi na natin kailangan yung testimonya ni Ruth kasi inaamin naman niya. Ang concern ko dyan is yung pananakot, pang-blackmail. Opo. Kung totoo yan, we will learn it from ano, kay Ruth. Gusto kong ipalabas po kasi, niya. Ano, attorney, ang sabi kasi sa akin, kasi sa lahat po na magkakapatid, kaming dalawa po na magkasundo niyan, as in pong magkasundo po kami niyan, na sekreto niya, sekreto ko sa kanya ko sinasabi kasi kaming dalawa magkadikit po talaga. Naiintindihan ko. No? Naiintindihan ko. Pero kasi, when this goes to court, no, pag umabot tayo sa korte at parang doon naman din lang tayo mapapapunta na, Shari, hindi sasapat na sasabihin mo lang na sa akin kasi sinasabi ni Ruth yung sekreto. Okay? Kasi kung sasabihin ko, binibigay sa akin ni Shari yung sekreto niya, hindi sinong makakapag-confirm na yun lang talaga yung sinabi sa akin ni Shari. Kaya ang gusto natin, in so far as evidence no is concerned, mas mabuti kung may nakasulat na pirmahan ni Ruth, nakita natin na nanggaling talaga kay Ruth. Okay? At kung that is on top ha, karagdagan na lang 'yan doon sa ebidensya na hawak mo. Hindi ko sinasabi na mahina
yung mga ebidensya na hawak. Hindi ko sinasabing walang silbi yung mga hawak mong mga dokumento. Ang sinasabi ko, kung kayo ay pupunta sa korte, kailangan nating patunayan. At ang pinakamalakas dito ay yung statement ni Ruth. At ikaw, yung mga pag-aamin mo, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Hindi ko na po yan pwedeng bawiin. Pananagutan mo yan. Opo, okay? Papanagutan ko po yan yung pag-aamin ko po. Yung pananakit yung mo doon sa ano, kahit na sinabi natin nagselos. Nagselos ako. Nagselos ako. Okay? Dito wala sa lahat, mali na po. Mali na po. Nung time na po yun, papanagutan ko na po ng yung, pinuntan ano ako yung, sa trabaho ko po na, pinuntan ako sa trabaho nung mga bandang okay. Alas 11 po. Saglit lang po. Ah. Nasa linya natin at yun si Kuya Al Bronyoso. Ito po yung kapatid mo, kapatid nyo. Si Kuya Al, kasi ngayon po attorney, si Ruth daw po ay nasa ospital po ngayon. Po eh. So pwede po nating makausap si Sir Al. Sir Al, magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am. Okay, kakausapin po kayo ni attorney JV. Yes, sige po. Magandang sige po. Hapon, Al. Kasama mo ba ngayon si Ruth? Hindi. Wala po, sir. Wala. Pero narinig mo ba yung bangayan ngayon ng kapatid mong si Fabon at si Mr. John Movic dito ngayon sa studio? Ngayon ko lang po sir narinig. Oo. Well, to make it short, sila ay hindi nagkakaroon ng disagreement patungkol doon sa pananakot, pagbabanta diyan po sa kapatid ninyong si Ruth. Okay? Okay. Nakakasama mo naman diyan si Ruth. Ano yung mga nasasabi sa iyo ni Ruth? About kasi diyan sir, hindi naman siya sir nag-open sa amin. Kasi yung nangyari sa kanila, bale, sa Maynila yung nangyari siguro eh. Okay. So, in other words, wala kang alam patungkol dito? Wala po, sir. Okay. Pero si Ruth ba, wala man lang na-mention sa'yo or dyan sa pamilya nyo dyan na meron siyang hinanakit patungkol dito sa nagngangalang John Movic Lauraya? Bale, sir, hindi kasi ako, sir, na kay pasok sa mga gulo nila. Kumbaga, hindi ako masyadong active para dyan sa ano nila ngayon. Okay. Pero in so far as yung ano, kamusta yung condition ni Ruth ngayon? Nakakausap pa ba ng matino? Bali sir, critical na sir kasi ako nagbabantay nung nakarang araw dun eh. Okay, no, nakakalungkot. Shari, I think it is best na rin na wag natin i-subject siya sa mga ganitong stress na si Ruth. Yan po ang point ko na pag nakausap po siya about po dito sa case na to, yung kumbaga parang umiiyak siya na di niya mailabas na sige. Hindi talaga makapagsalita. Oo, no, well, we don't advise ano, it na. No? Opo, kung ganyan na, critical na yung condition ni Ruth, huwag na nating i-subject siya sa ganitong level of stress. Yes po. Yung po ang ano tapo. Kasi lalo na po yung pumasok pa yun na yung di pa po siya nag-ano, na dumating sa point na yung malala na po, yung pinagsasabi-sabihan pa yun sa Ate Ruth. Kasi yun ang nakuha ko information kay mamay kasi nababasa rin dun sa cellphone eh. Okay. Siguro ganito na lang po, Ate ni JV. Nasaan po ngayon si Ruth? Sa ano po, sa Legazpi po, hospital. Okay. Tapos, ganito na lang po, mauubusan na rin tayo ng oras. Hindi na muna namin kayo pagtatabihin, pero kakausapin ko kayo after ng show. At kung kaya na mabisita natin si Ruth, bibisitahin natin sa Legazpi. Yes po, yun rin okay? Po, ano, kasi 2 months na rin po akong... Hindi, pero wala ba siyang nasabi sa'yo kung anong gusto niyang mangyari para kay John Mavic? Wala ba siyang nabanggit? Kasi yun rin, yung sinasabi po niya kay mama, ano daw, gusto daw niya. Kaso nga, ang iniisip niya yung mga bata kung anong gawin daw niya itong isa na pag nakawala po yan. Yung hindi, po pero gustong sampahan ng kaso yes ni po. Kasi, Ruth. Opo, opo, okay. Dati pa po. Okay, sige. Kasi inaano lang yan eh. Meron ka bang, meron pa last, kung, saglit lang, apa. Meron ka bang mensahe para sa mister? Yung sa mister niya po? Kung hindi po ako niya inano po. Don't tell me, ikaw pa yung galit ha. Yeah, hindi po, hindi po. Lumugar ka naman ha, John Mavic. Hindi po, ganito lang po ako magsalita, pero hindi po ako galit yan. Oh, palitan mo. Nakadali ka lang. Sige, anong gusto mong imensahe dito sa mister? Umihingi po ako ng pasensya sa kanya. I-direct mo sa kanya. Sige. Umihingi ako sa iyo ng pasensya. Noon pa, nung pagpunta ko sa iyo, malinaw yung ano ko sa iyo na umihingi ako sa iyo ng pasensya. Pasensya ang pinagpaikot-ikot mo ako? Kaya nung time na yun na nag-request ka sa akin, gusto kong kako ma manan yung sarili ko na maliwanagan yung ano niya na... Maski mga kapatid mo, kachat ko si Michael. Pabon, na teka lang. Patapusin natin si John Movic. Kausap niya yung asawa. Sige, tuloy mo. Pagpunta ko dun sa kanya, umingit na ako ng tawad. Sabi ko... Hindi, ngayon, wag mo munang i-ano yung nakaraan. Kausapin ano mo na siya. Yung ngayon, Brad, kung ano man itong kalagayan na ngayon ni Ruth, kailangan, ano na natin to? Kasi tinapos na natin to noon pa eh. Yung ano natin, magkaano na tayong dalawa, magkasunod na tayo. Oh,
ano pa bang ano ba talaga yung purpose mo talaga na ano sa pananakit ba yung pangangaliwa, ano ba talaga yung purpose mo talaga na ano talaga dito sa ano na to, ano ba talaga linawin mo na sa akin ngayon pa lang, ano mo na linawin yung pambubugbog mo kasi mas yung pambubugbog ko kasi yung asawa yung kausap yung pambubugbog Junior, alam mo na yan. Alam mo na yan nung una pa lang. Alam mo na yan. Pinaalam ko na yan sa'yo. Kinunan mo ako ng ano. Sabi mo, ano ba talagang nangyari? Ganito yan. Sabi ko, nabugbog ko dahil nag-ano sa akin. Okay, ikaw. Sabi nga, sabi okay, po ako Kuya Hermie, ikaw. Anong gusto mong i-mensahe kay John Mavic? Ano, yung gusto lang sabihin. Lapit ka sa mic, Hermie. Asawa ko yan. Hindi ko yan sinasaktan. Tapos ikaw kabit lang. May karapatan kang saktan mo yan. Ikaw nga mismo, nagsabi na sa akin na mabuti nga yung sinaktan mo. Alos ilang beses akong punta sa inyo. Yun ang sinasabi mo sa akin. Oo. Yeah. Ayun na, naniwala din ako sa kanya na magkaano na kami, magka-okay na kami. Kasi sabi nga niya, samahan mo nga niya ako, kay Ma'am Eden Pabillares. Okay, sige. Oo. Ganito ha, bibigyan namin kayo ng pagkakataong pag-usapan yan sa labas. Pero Shari, meron tayong dalawang guard. Yung security natin, let's maintain the security. Hindi naman po ako mag-ano ko. Ang ano ko po dito, para magkaayos po talaga itong mga allegations sa akin, maayos po itong ano, pangalan ko. Kausapin mo sila. Opo. Okay? Pero as of now, meron kang mga pag-aamin. Opo. Okay na, dapat panagutan mo mga yan. Opo. Okay? Kung ano mang ginawa mo. Opo. Una sa lahat, nasa illegal kang relasyon. Opo. Okay? Kung tutuusin, kung sino mga may karapatang magselos dito, yung asawa. Opo. Hindi nga niya, kahit nagselos nga, hindi niya sinaktan yung asawa niya. Ikaw, nagselos ka sa iba, sinaktan mo yung, ano, yung itong si Ruth. Ganito si po yan. Hindi, tama na. Sir. Okay, opo. Inamin mo na rin lang opo, naman opo, eh. Opo, opo. Okay, sinasabi ko lang. Inamin ko na po. Na you're out of opo. Place, Mr. John Movic, ha? Opo, opo. Okay, nabibwisit lang ako dun sa mga nangyayari dito, okay? So, Shari, ganun na lang siguro muna. Sige ang po. Gawin natin. Then we will provide an update na lang sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon. Kuya Bart, pakilayo muna si Fabon dito kay John Movic. Ilabas na muna natin sila sa studio and mamaya pag-uusapin natin sila para kung anong mapag-uusapan nila, i-relay na lang din natin kay Ate Ruth. Sige sir, Sir Hermie and Kuya, kausapin namin kayo sa kabilang studio. Opo, ha? Opo. May mga dalawang guard tayo dito para hindi na maulit yung kanina. Sige, mauna na ikaw para hindi kayo magpang-abot. Hindi ikaw, Kuya Fabon. Hindi ikaw. Ikaw muna, Kuya John. Sige. Okay. Ayan, okay. Naging referee ako ng di oras sa tinikala ko. Kaya nga, kaya nga. Naging referee ako. Pasensya na. Oo, wag mo nang round 2 sa hallway. Nakikiusap kami. Okay, Kuya. It's your time na. Sige na. It's your turn na pala. It's your time. It's your turn na, Kuya. Oh, Kuya, ay, Kuya, wag kang tatakbo. Wag kang tatakbo, Kuya. Diyos ko. Attorney, hinihika ako kung, kanina. Kung gaano kakalma itong si Hermie, yung asawa ni Ruth, siyang ganun naman yung ka-agresibo etong si, yung kanyang kapatid, no? Etong si Fabon. Yes po. Yes po. Sa mga ngayon lang po naka-monitor, kanina po kasi pag start ng show, pag upo po ng dalawa, pag upo po ng nirereklamo, ay agad po na sinapak po ni Fabon. Ni Fabon, ito pong oo, papasok pa nga lang eh, nasa pintuan pa lang attorney. Nagulat siya, hindi niya kasi ine-expect no na nandito rin pala sa studio. Yes, actually hindi rin namin pinaalam. Kaya nagkagulatan lang paglabas ay pagpasok ni ano ni John Movic. Tumakbo agad si Fabon. Si Fabon, no? Ramdam ko eh yung galit ako din yung napatakbo kasi. Kasi nga yung staff natin is nasuntok. Ay, yung staff natin yung nasuntok. Yung staff natin yung nasuntok. Kaya ako na yung tumakbo doon. Naawa naman ako. Kaliit naman ang katawa kasi ng staff natin. Oo. Ayan. Baka pero, kailangan din natin i-interview si mamaya yung staff na patungkol niya. Irereklamo naman si Pabon ngayon. Ay, Diyos ko. Kaya, ano kasi kaya naawa ako doon sa staff kahit napatakbo ako. Anyway, ayun naman po mga kapatid. Isasettle naman na natin to kung ano man po yung mapag-usapan kung magsasampahan ng kaso, sampahan ng kaso. Yes, yes, Sherry. No, total may pag-aamin naman dito. Yes po. Okay. Bago tayo ma-asma ulit mga kapatid, oras natin 2:45 po ng hapon. At ang oras po mga kapatid ay hatid po sa atin ng Move It, Discarding Tapat and Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. At sa mga nais pong mag-relax, mukhang kailangan ko ng Wensha Spa Center ngayon.
Wenches Spa Center para po sa body massage, foot massage, at meron po itong libreng shabu-shabu. So bumisita na po kayo sa kanilang mga branch sa Pasay, sa Timog, and sa Banaue. Okay, Wenches Spa Center. 2:45 ng hapon, dyan naman po kayo mga kapatid. Magbabalik po ang Wanted sa radyo. Idol, ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Nangunguna bilang news, public service at entertainment radio station sa Mega Manila. Radyo 5, True FM. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon. Isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Ang mura naman! Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din akong magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Ang mura naman! Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din akong magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan
at supermarket. Dear Sky Cable subscriber, switch to Signal's postpaid plan and enjoy up to 3 free months with no cash out by showing your Sky Cable Pay TV bill. Apply online at qrco.de/signalapply. Messages at m.me/buysignal. Call #88-555 or visit a Signal store. Learn more at qrco.de/switch to signal. Promo ends March 21, 2024. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB-181755, Series of 2023. Hashtag move on to awesome. Hashtag move to signal. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City, 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 2:52 po ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa Radyo. At ito po, attorney si Ma'am Luisa Esgana na humihingi po ng tulong na makita po sana at mapaimbestigahan po ang pagkawala po ng kanyang mister. December 8, 2023, sila po ay nasa laot sa may Sarangganis Street, Davao del Sur. At hanggang sa ngayon daw po ay wala pa rin daw po kasi silang balita o update. Ang nawawala po ay si Mr. Michael Esgana na isang crane operator po. Nasa screen po ninyo, mga kapatid, ang mister po ni Ma'am Luisa Esgana. Magandang hapon po, Ma'am Luisa. Magandang hapon po sa lahat. Attorney, magandang hapon din po. Magandang hapon, no, Ma'am Luisa. So, ilang buwan na, no, na nawawala po ang inyong... Dalawang buwan na po. Dalawang bukas, buwan. Opo, mula nung attorney. December 8, 2023. Sige, maaari nyo po bang ikwento sa amin, no, yung mga naging huling komunikasyon ninyo? Pero bukod dyan, ang sabi kanina ni Sherry, nasa laot po ang inyong... Opo, opo. So ang inyong mister ay seaman? Opo. Okay. Isa po siyang crane operator. Okay, sa domestic lang ba? Dito domestic lang ba sa... lang po. Okay. Opo. Sige, ikwento mo. Ma'am Luisa. December 8 po, nakatanggap po ako ng tawag mula sa company na nawawala daw po ang asawa ko habang naglalayag mula sa Davao to Zamboanga. Then, nagulat po ako nung pagtawag ng company ng hapon na yun. Nagulat po ako, hindi ko po alam, biglang naisip ko kung ano po nangyari kasi that time na yun, kung pinatay ba siya o hinihulog po sa dagat o anong nangyari. Then, nagulat po kasi 2:30 a.m. po, attorney, kausap ko pa siya eh. 2:30 a.m. Alas 12 po ng December 7, nagchat siya sa akin na paalis na sila from Davao. Tapos po, from 2:30 hanggang 3:07, kausap ko po ang mister ko. Sabi niya sa akin, sabi niya po na, ano, gusto niya nang bumabad nung time na yon. Kasi po, attorney, hindi ko po alam kung may ano. May problema siya sa barko? Wala pong problema sa, wala po siyang napanggit na problema sa barko. Pero po, nung recently po kasi, attorney, may nakaalitan po talaga siya ron. Pero ang sabi po kasi ng office is nakababa na rin daw po yung nakaalitan niya doon. Sino tong nakaalitan niya? Na pinangalanan ba ni ng inyong alam mister? Alam ko po. Okay. Ang pangalan pero wala na raw po doon, attorney. Okay, nakaalitan niya. Anong ibig sabihin noon? Nakaaway? Physical na away? Or... ano po, pari pag ang nangyayari po parang pinagtitripan po siya kasi during that time na pag
uuwi po siya ng bahay namin kasi pag dumadaong yung barko from the ano, angkorahe po, pagbalik niya po ng barko, yung damit po niya, punit-punit na po eh. Kaya ang ginagawa po niya, sinusumbong niya sa office. Ano pong nangyari? Wala namang ibang gagawa kasi hinahamon po siya ng away sir eh, attorney. Okay. So, iisang tao lang yan? Iisang tao lang po. Yan yung nang titrip sa kanya, namunit ng kanyang mga tapos, opo, kasuotan. Opo. Tapos, meron pa pong isang issue na nagkaroon daw po ng regarding sa ano po, attorney, sa may ano po, yung pentahan po ng langis sa barko po. Okay. Yun po ang nagsumbong, yung nakaaway po niya. Yun po ang nagsumbong na isa raw po sa nagbebenta ang asawa ko, pero may mga magpapatunay po na mga kasamahan niya na hindi po talaga. So may nakaalitan opo, ang asawa mo doon sa barko na kanyang sinasakyan. Ilang taon na ba o ilang buwan nang nagsisiman itong si Mr. 3 Michael? 3 years na po siya ron. 3 years? Opo, opo. At tatlong taon na rin ba niyang nakakasama yung hindi nakaalitan po niya? Bago lang yun? Bago lang din po niya. Parang ilang buwan niya lang din po nakakasama yung attorney. Tapos pinababa na po siya kasi nga po hindi mo maganda yung ugali. Pinababa po yun. Okay. Na-confirm mo ba na nung nawala ang iyong asawa ay talagang wala na rin sa barko yung nakakaalitan ng iyong asawa? Opo, attorney. Alam ko wala na po. So nung nawala yung asawa mo, wala naman doon sa barko yung nakaalitan niya? Wala na po. Okay. Sige. Eto no, Shari, may makakausap ba tayo doon sa representative ng employer? Yes, attorney, nasa linya po natin, ma'am. Saglit lang po, na baka lang po maputol sa linya. Si Ma'am Helen Mempin, yung HR head po ng Meridian Shipping and Container Carrier Incorporation. Miss Helen, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. Hello po, Miss Helen Mempin, si Attorney JV po ito ng ACCIS Party List. Yes, si Attorney. Yes, Miss Helen, anong nangyari dito sa nawawala ninyong seaman na si Mr. Michael Esgana? Sometimes on December 8 po, pwede may nag-report po sa amin yung master namin na between Davao to going to Zamboanga, may nawala daw po silang crew while on travel, going to Zamboanga. While on travel? Opo, okay. Nasa gitna na sila ng laot from, siguro po mga sabi ng master is 6 miles away from the Kapantalan. In other words, wala na siya sa barko? Di na siya mahanap sa barko? Hindi, noong time po na yung bandang umaga ata yun, nasa report naman nila na hinahanap nila, hindi na nila nakita. That time na tumawag sila sa amin, and then ni-report nila sa Coast Guard. Okay. Coast Guard ng Davao. Kung wala sa barko, tas they are in transit, papunta sa Zamboanga na sinabi ninyo, okay. Isa lang yung ibig sabihin nun, okay? Nawala siya sa barko, nandun na siya sa tubig. Hindi ko rin din po alam kung, kaya po ang ginawa po namin, tumawag na rin po agad kami sa Coast Guard, yung branch namin, para i-report po Miss Helen, pangyayari. Ilan yung tao doon sa barko nyo? Ang tao po namin sa barko is, ang crew is 23. 23? Opo. Okay. So, there are 23 souls on that ship. Opo. Wala bang nakakasama itong si Mr. Michael Esgana nung gabi na yan? As per dun sa report po nung master, meron siyang nakasama, yung isang AD. Parang nag-snack po sila ng time na yon. Nag-snack sila? Okay. Opo, nagmerienda sila. Kaya alam nila na nasa barko nung mga around 2 a.m. Okay. Nung nag-snack sila, ano yun? Nagkahiwalay din sila nung kasama niya? Opo. Parang nagkahiwalay din po sila. Okay. Tapos po, nung bandang madaling araw na raw, nakita nung isang crew na may kausap sa phone, which is siguro po yung misis niya, hindi rin po namin masigurado. Kasi yung cellphone po ng ni Mr. Iskana, kinuha po ng misis niya. Ah, so naiwan? Naiwan sa barko yung cellphone? Hindi po. Nung nagpunta po kami ng misis niya sa barko, sinama namin yung misis niya sa barko at may investigation po na ganap upon arrival nung pagdating sa Manila. Ang ginawa po ng misis niya is kinuha niya po yung cellphone. Yun po sana yung kinukuha namin para isa rin pong prueba. Yung misis niya, sabi niya, sa kanya na daw po muna. Okay. Teka lang ha, Miss Helen. Nasa linya na rin natin etong si Captain Rene Velarde. Siya yung ship captain ng Meridian Shipping and Container Carrier Incorporation. Okay?
Good afternoon, Captain Velarde. Okay, napuputol lang po, naputol. Attorney. Pero tama ba yung sinasabi ni Miss Mempin na ginuha niyo na daw yung cellphone ng inyong asawa? Kinuha ko na po kasi ang sabi po ng office tapos na raw po ng investigation. Ah, tapos naman na. Tapos na raw po. Kaya po ang ginawa ko, kinuha ko na po. Tapos okay. Nung time na yon, yung cellphone na yon nasa kwarto niya na, binalik na po, wala na akong nangyaring fingerprint or klaseng investigation ang nangyari. Tapos po yung chinelas na iwan din po. Sino yung nag-investiga dyan? Hindi ko po alam eh. Si office po ang nag-provide. Sino nagsabi sa'yo na may nangyari ng investigasyon? Sila po, office po. Kaya si Miss Mempin? Hindi po siya ang nagsabi, pero may nag ano po na HR po, nakakausap ko na ang sabi po, nagkaroon na nga po ng investigation. Kaya pwede ko na po makuha yung mga gamit. Okay. Attorney, nasa linya na po natin si Captain Rene Velarde, ang ship captain po ng Meridian Shipping and Container Carrier Incorporation. Ayan. Po. Magandang hapon po, Captain Velarde. Si Attorney JV po ito ng AXIIS. Opo, Attorney. Ayan. Magandang hapon po. Yes. Captain, may nawala kayong tao noong December 8. Ano po yung ginawang investigasyon dyan? Kasi ang sabi sa akin ng asawa, mayroon daw ginawang investigasyon. Sino yung nag-imbestiga at ano ang naging resulta ng investigasyon? Bali, ako na rin po yung nag-imbestiga kasi tinulong ko yung mga tao namin. Kayo na rin at mismo? Ano po? Kayo na rin mismo? Kayo-kayo na nasa barko? Opo, kasi underway na kami noon eh. Walang ibang mga kwan, kundi kaming mga crew na eh. 23 crew, including master. So ako na rin yung nag-imbestiga. Kasama yung mga officers ko. Okay, so paano nyo kinandak yung investigation? Hindi po nila binalikan, Captain Velarde. Hindi po sila bumalik sa ruta na yun. Dapat po binalikan. Protocol ng nagpuan kami, sir. Nag-search kami. And then missing person, nag-search kami sa buong barko sa oras na yon nung nalaman. Okay, so wala siya sa barko. Okay. O, nung nalaman ko na nag-report yung pa na hindi nila makita yung si Michael, so nagkanda kami ng search sa buong barko. So at that time na yon, after mga ilang minutes, so after 30 minutes, nagsibalik yung mga tao ko. Na in-inform na hindi na nila makita yung Anong oras po kayo nag-conduct ng search, Captain Velarde? Around 7:20, sir. Kasi 7:15 po ako in-inform ng officer ko na duty. Then tinawag ako na yun nga, may nawawalang crew, may hindi na makita. So tinawag ko sila through alarm and public address. Nag-search kami ng buong barko. Okay, so you conducted your search, ship captain, and you found out na wala na nga sa barko itong si Michael Esgana. Okay, so what did you do next? Okay, saan siya napunta? What were the details? What have you found out? Tinuloy po nila yung biyahe, attorney. Hindi naman po sila ikot eh. So tinuloy nila papuntang Zamboanga? Wala pong ginawang, hindi po inikutan yung ruta. Dapat po kasi binabalikan yung attorney. Yes, yes. Eto ha, ship captain, balikan kita mamaya ha. Nasa linya na rin po natin ang Coast Guard Captain, si Captain Jomar Angue. Siya po ang Deputy Chief ng Coast Guard for Maritime Safety Services ng National Headquarters. Magandang hapon po, Captain Jomar Angue. Magandang hapon din sa'yo, Attorney JP and Ms. Shari. Yes po. Sir, meron po tayong case dito. No, na may nawawala tayong seaman. Okay? This was confirmed by the ship captain by 7:20 noong December 8, 2023. They already learned na wala na. So they conducted their search at yun nga, they confirmed na wala na sa barko. What is usually the protocol, Captain Jomar, kung may mga ganitong cases? Pag may mga ganitong cases ng man overboard, well, apart from searching the entire ship, yung barko itself has the obligation to conduct man overboard search dun sa yun sa mga dinaanan ng putong barko and to check whether yung person na man overboard nandun sa area na yon. Yeah, so it
so parang lumalabas po, no? Tama po ba, Coast Guard Captain, since hindi na nga siya mahanap doon sa barko, it is reasonable to think na baka nahulog or nandun na siya sa tubig. So babalikan natin, magkakaroon tayo ng rescue, search rescue operation papunta, patungkol sa ating seaman. Now, Captain Velarde, matanong ko po kayo, binalikan niyo po ba yung ruta ninyo or dumiretso na lang kayo ng Zamboanga? Eh, at that time, sir, hindi namin alam yung kung ano oras na hulog yung tao namin. So, hindi namin... Alas 3 calls ko pa, attorney. Hindi namin alam what time na missing yung tao. In other words, Captain, dumiretso lang kayo pa Zamboanga? Yes po. Dumiretso na kami as per order ng ano namin, office. Okay. Pero kung hindi nyo alam kung anong oras siya nahulog, siguro naman, let's give the benefit of the doubt na baka nakakahulog lang niya. Yes, balikan na lang natin. Baka nandyan pa siya. Opo. Okay. Kasi lumalabas, parang in-assume nyo, ay, baka ilang oras na siyang nahulog. Huwag na natin balikan. Wala na yun. 3 hours lang po, attorney. Oo. Kasi kung 3 hours, may training naman yung seaman natin. I think, kaya naman siguro niyang palutang-lutang dyan sa tubig. Opo. Pero wala. No, baka nga naghintay pa yung si Mr. Michael Esgana ng rescue, kawawa naman, hindi na dumating. Kailan po natin tinawagan yung Coast Guard, Captain Velarde? Ganito kasi yun, sir, no? After ng search namin, so nag-imbestiga ako. So after investigation, is we assume na nahulog na yung or nawala yung tao as per report ng mga tao ko na he was last seen around 2:30. So yung oras na yon nang matapos ako mag-imbestiga is 8 o'clock na. So ang ginawa ko is I report to my office and to Davao office to report na may missing person ako. Then after that, sila isa yung CCD doon sa Davao. Then ako naman, I seek advice through my DPE, Mr. Arvin Induso, and to the office Davao, kung itutuloy ko ba yung biyahe ko or babalik ako. Then after advice naman nila na magdiretso na ako kasi Coast Guard na yung mag-search and rescue. So yun nga po ang ginawa ko kasi Lumalabas po, Kapitan. Pinaubayan nyo na lang sa Coast Guard yung rescue. Yun po ang advice ng office. Okay, yun yung advice. That was the order that you received. Tama po ba, Captain Velarde? Kasi lumalabas dito, Shari, pinabayaan. Opo. Okay. They did not follow. Narinig nyo naman kanina yung protocol na sinabi ni Captain Joe Mark. This is from our Coast Guard National Headquarters. Okay. These are our workers, no? Kasi ano siya, crane operator sa barko. Okay, tapos nahulog yung ating tauhan. Captain, hindi na natin hinanap, hindi na natin ni-rescue. Coast Guard Captain Joe Mark. Sir Joe Mark, nandyan pa po kayo? Yes po, attorney. Sir, dito lumalabas, no? Based dun sa sagot kanina ni Captain Velarde, he received order na idiretso na lang yung Zamboanga and let Coast Guard do the rescue operations. Naku-curious ako. Naku-curious lang ako, Captain. How long will it take Coast Guard to go to that particular yung area, no? Yung area na pwedeng possible na nahulog or nasa tubig pa itong si Mr. Michael Esgana. And what are the possible liabilities dito sa nangyaring to, Captain Jomart? So with that incident, sir, we'll have to review ano yung emergency procedure nitong barko na sinusunod. Kasi it must be included in the emergency procedures nitong barko na kapag ka merong man overboard, kung ano yung kailangan nilang gawain dito sa particular na incident na ito. So lumalabas nga dito na hindi nila ginawa yung kanilang dapat na gagawin na dapat binalikan kasi dapat sila yung lalabas dito na dapat first responder. On the part of the Coast Guard, yes, I check
with the records of our respective Coast Guard district regarding this, and it was confirmed that our Coast Guard has responded by sending search and rescue vessels and personnel to conduct search and rescue on this particular incident. In addition, we have issued a notice to mariners so that all other ships that are passing through the said area will also be on the lookout for the missing person. All right. Well, yes, no, we appreciate what Coast Guard has done to the efforts Coast Guard have made, no, sending vessels to rescue si Mr. Michael Esgana. Pero I don't think papalampasin natin yung naging kapabayaan, no, ng shipping in ng corporation na to. Matanong ko lang din, Coast Guard Captain Jomart, no, what is the role of a ship captain pag may mga ganito, no? Kasi apparently para nanghingi pa siya ng order, yes, doon sa kanilang head office. I don't know, no, may sinasabi kanina si Captain Velarde, pero what is the role usually of the captain, no? Nahulog, may nahulog, no, they conducted investigation, hindi na nila mahanap, so it's reasonable to think now may nahulog tayong tauhan dito. Okay, pwede na bang yung ship captain mismo, pwede na ba niyang pabalikin yung barko, or teka lang ha, magtatanong muna ako, hintayin natin. Okay? Kasi may mga chances, Shari, baka naman gitnang-gitna ng laut yan, wala kang ibang makontak. Ano, maghanap tayo signal, magtanong tayo, ganun ba? What's the usual protocol, Coast Guard Captain? Sir, definitely the master has the call. Yes. Kung anong gagawin niya dyan. And they have the appropriate training for that. And they must know all the protocol, emergency protocol, kapag ka may mga ganyang incident. And tama po kayo, the reason why the captain is so empowered is because the captain of the ship, siya yung masusunod kung ano yung pwede niyang gawin. Kasi tama yung sinabi nyo kanina na kapag ka nasa, paano pag nasa mga areas na walang signal, hindi nila mag-contact yung kanilang company. So, hindi parating ang magre-rely ka sa company since you are the master of the vessel. You know what to do, and you have the training, appropriate competency. Yes, they should be ready to make the call, especially pag mga itong urgent emergency cases. Okay? So, yes, no, we've heard, no, ma'am, no, kung ano po yung nangyari. No? At least, hindi natin masigurado for now. Ano po bang update dun sa search ng inyong asawa pala as of now? Wala po. Ang Coast Guard po, nag-condolence lang po sa akin. Sabi ko, bakit nag-condolence? Ibig sabihin parang, sinasabi niyo patay na ang asawa ko. Nag-release ko po yung letter nila na may condolences. Sabi ko, kung nag-condolence kayo at patay na, naniniwala akong patay na asawa ko, asan po yung declaration ninyo? Final report niyo po. Sige, siguro si Captain Jomart yung makakasagot po dyan. Captain Jomart, di ba, we sent vessels to search for Mr. Michael Esgana. I understand walang nahanap. Okay? What is the present status, no, patungkol sa condition, no, or whereabouts ni Mr. Michael Esgana? An update on our search operation. Yes, sir. Attorney, let me address yung kay sinabi ni Ma'am Luisa. So, contrary dun sa sinabi ni Ma'am, so we don't, hindi kami nag-send a letter na para mag-condolence or ano. What we convey is our sympathy regarding this unfortunate disappearance. And what we did in, or what we convey in the message is that we are on still, hindi pa po kami nag-close nung search about dito kay Mr. Esgana. Ongoing pa rin naman. And as a matter of fact, yung ating pinapadala parati din natin na navigational warning still standing, meaning we have a standing directive to all ships up until now that should there be a should they have a knowledge or should they sight a floating body perhaps, or in even in dun sa mga sa locality po ng kung saan allegedly na nahulog ito si Mr. Esgana. So sa coastal community, we do engage yung ating coastal community, hoping that we're not really closing that Mr. Esgana already perished. But we are still hoping na magkaroon tayo ng kasagutan dito. Ayun, no? Tingnan po yung ating ginagawang
effort and always for the Magdalita that we have this procedure as well. We are conducting the marine casualty investigation, also this part of investigation, then determine who was at fault. Okay, no? So yun nga pa, no, parang nagkaroon lang ng misunderstanding, no? Hindi pa naman daw nag-condolence, no? Nakikisimpatya lang yung ating, siguro they emphasize, no, dun sa nararamdaman po ninyo, pero narinig mo naman, no, from Coast Guard Captain Jomart that they are doing, no, they are still hoping, they are conducting, siguro may mga efforts pa rin sila to rescue, no, or kung whatever na pwede nilang maitulong para mahanap itong si Michael Esgana. Pero teka lang ha, Luisa, nasa linya rin po natin, no, ang Chief Legal Department ng Marina. Okay? Ito po si Attorney Sharon Aledo. Magandang hapon po, Attorney Aledo. Magandang hapon po sa inyong show at magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig. Okay. Attorney Aledo, matanong ko lang, narinig niyo po ba kanina, no, yung mga pag-uusap between the Coast Guard Captain, yung ship captain, kung saan may nahulog or may nawawalang seaman? Actually, sir, I was not able to hear. Wala pa. Sige. Wala pa po ako sa phone patch when that, yes, was discussed. Yes po, no? So, Attorney Sharon, no, I will summarize it very briefly for you. Nandito po kasi sa studio namin ang asawa ng isang nawawalang seaman. Okay? Okay, nakausap po niya, the last communication nila is around 2:30 a.m. ng December 8, 2023. Tapos nalaman na lang doon sa barko, headed by ship captain, na nawawala na, no? Nawawala, and they conducted investigation, and then around 8 a.m., they confirmed na wala na nga po sa barko. So, yung Coast Guard captain po natin kanina, ang sinabi na ang protocol is, you go back doon sa route kasi baka pwede pa nating i-rescue, no? Baka nandun pa, lumulutang yung ating seaman, pero it appears that they did not, no? Dumiretso sila pa Zamboanga upon orders to the ship captain. Attorney Sharon, ang tanong ko lang is, meron po bang liability dito kasi lumalabas parang may nangyaring hindi pagsunod, no, sa tamang procedure or protocol? Sir? Yes po, attorney. I think it's Captain Angge po of the PCG who is also on the line. Yes, it is Coast Guard Captain Jomart Angge. Yes po. Apo. Good afternoon, sir. Actually po, if the protocols of the Philippine Coast Guard pursuant to their policies, per explanation po ni Captain Angge, are the ones that have not been complied with, then it would be the Philippine Coast Guard po to make a determination on whether or not the guidelines pursuant to their policies have not been complied with or not. On the side naman po of the Marina, we have to check po if this shipping company is accredited. But and I was told po kanina na it is accredited dito po sa Marina Central Office. And if that shipping company has a certificate of public convenience, which is their authority to operate, then definitely po, for purposes po of determining and to go to the bottom of the matter, pwede pong i-show cause po. A show cause order will be can be issued to Meridian para po mag-explain po yung kumpanya, kasama na rin po yung mga crew, considering that they are under the employ of the company, to determine po kung meron pong mga violations naman po pursuant to Marina Rules and Regulations. Okay. Sige po. Attorney Sharon, we will recommend, no, naririnig po kayo ng asawa po ng ating nawawalang seaman. So, we will assist, no, po, si Ma'am Luisa Esgana to come to your office, give her testimony, your narrative of pwede what pong ganan, transpired. Or pwede pong mag-file siya ng written complaint, even via email, or come to our office and we will assist her po accordingly pursuant to our rules po. Yes, yes. Sige po, no? And that is in so far as their yung regulatory powers ng Marina. Pero ang yes, later po, no, we po sa atin. Opo, no? So yun po, no, in so far as yung the agency is concerned, pwede po nating paimbestigahan, no? Narinig niyo naman from Attorney Sharon, they will show cause
paliwanagin sa kanila, ano ba yung totoong nangyari. Then malalaman natin kung meron bang nangyaring kapabayan, and it appears na parang meron nga. Okay? Mm-hmm. Pero so far, no, and I think hindi lang pwedeng administrative to, no. I think siyari may nangyaring kapabayan, almost criminal negligence, no. So we will get more into the matter, Ma'am Luisa. For now kasi, no, malinaw pa lang, no, na and the responses that we got kanina, talagang hindi sunod na sunod yung protocol. Attorney, may yes, ano po ko. Opo. Yung regarding po sa company kasi ang promise nila at laging pangako nila sa akin is yung financial assistance po na ibibigay sa akin. Kasi nga po, ang inaasahan ko lang po yung sweldo ng asawa ko. Apat po yung nag-aral kong anak. Opo. Wala po kahit isa. Tapos pangako nila na itutuloy yung sweldo ng asawa ko na hanggang ngayon wala pa rin po. Yes. Hello? Yes. Ma'am Helen Mempin, patungkol no doon sa benepisyo. Or yeah, yung tulong ng kumpanya ninyo dito sa... Yes na- po, bali, tumawag po yung staff namin 2 days ago kay Mrs. Ekdana na pumunta na siya sa office para merong financial assistance na ibibigay wala sa pong, kanya. Wala pong sinabing financial assistance talaga, attorney. Sinabi lang po, pupunta lang daw po doon sa office. Kaya tinanong ko po kung ano pong gagawin ko doon. Kasi palagi na lang po ako nagpupunta ng office pero wala naman pong tulong na binibigay. Ayan, no, well, narinig natin from Miss Helen Mempin. Mm-mm. Narinig, tama ba yung pagkakarinig ko, Shari? Financial assistance. Mm-mm. No, yung pinapapunta kayo doon for the financial assistance. Kung may ipapapirma sa yung waiver whatsoever, well, you don't sign until na yes, meron kang advice po, from ano. Isa po sa tanong ko, yung, yun nga, yung quit claims for insurance ng asawa ko, which is 250 raw po, sinasabi nila sa akin. Hindi ko po inaano po na kasi gusto ko po nag-offer sila ng 250. Sabi ni Ma'am, sabi po ni Ma'am Helen, yung insurance po ng asawa ko is 250 pero ipasok po yun sa quit claims po. Ipapasok sa quit claims. Claims po yung kasi syempre okay. Kasunod, pag quit claim kasi usually siya rin no, pag mga yan waiver and quit claims, ibig sabihin lahat ng mga claims mo against them winaway mo na, isinusuko kaya mo na. Hindi ko po inaano ato. Pero pag insurance proceeds yan, kung may nangyaring yes, attorney. Yun nga po event eh. Covered by the insurance, okay, that you are entitled automatically upon the happening of that event. Okay? So hindi mo kailangang mag-waiver or mag-quit claim for that. I think you be careful, no? Maging maingat po tayo pag pumipirma tayo ng mga waiver and quit claims kasi baka pati yung mga legal, no? Mga legal na entitlements natin ay naisuko na rin natin. So be careful, no? So narinig mo lang, pupunta ka doon for the financial assistance. Yes, tatanggap ka lang. Opo. Okay? Lang po ang gagawin natin. Sasamahan po kayo ng staff po, ng reporter po ni Senator Raffy Tulfo, patungo po sa tanggapan po nila Attorney Sharon El Aledo ng Marina. Okay po? And kung meron man po kayong kailangan na isettle din po para po doon sa Meridian Shipping po, aasistihan na rin po namin kayo, ma'am. Okay po? Kausapin po namin kayo sa kabilang linya, ma'am. Okay. Sa kabilang studio po. And again, Attorney Sharon Aledo, yes, ma'am. Attorney, maraming salamat po. Sasamahan po siya ng reporter po thank ni po, Senator Raffy Tulfo sa tanggapan niyo po. Salamat po, Attorney Aledo, at mabuhay po okay, kayo. Ma'am. Ayan, at maraming salamat din kay Coast Guard salamat. Captain Joe Mark Angge, kay Captain Rene Velarde, at kay Miss Helen Mempin. Magandang hapon ulit sa inyo. Okay, magandang hapon din, sir. Thank you so much. Thank you po, magandang hapon. Magandang hapon po. Okay. At ayun po, kay Ma'am Helen Mempin, kay Captain Rene Velarde, and of course kay Coast Guard Captain Joe Mark Angge, and Attorney Sharon Aledo ng Marina. Maraming salamat po. At newsbreak muna po tayo. Okay, Shari. At magbabalik pong wanted sa radyo at ang oras natin ay 3:24 po ng hapon. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Orafan. Kung bibili po kayo ng home appliances, Orafan po dapat ang nasa una nating listahan. Dahil yan po ay gawang Pinoy, mura na matibay pasan pa kayo mga ka-idol sa Orafan na tayo. Kaya Orafan po ang laging itatanong. And Sansong Plus Herbal Capsule Gold na mabibili po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. And sa mga nais naman pong mag-relax mga kapatid, open po ang Wenshe Spa Center, yung kanilang branch po sa Pasay, sa Timog, and also sa Banawe. Open po yan mga kapatid. Lalong-lalo na po, mag-weekend na po. So pumunta po kayo at bumisita na po sa Wenshe Spa Center. And also ang Federal Tires, pwede po kayong tumawag sa 877-277-2000 para mahanap po ang pinakamalapit na federal na tindahan. And also ang barley, feel amazing with amazing pure organic barley, at bumili na po ng amazing pure organic barley sa lahat po ng lihiti mong I am distributors. Magbabalik po ang wanted sa radyo, dyan lamang po kayo.
Idol. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Dear Sky Cable subscriber, switch to Signal's postpaid plan and enjoy up to 3 free months with no cash out by showing your Sky Cable Pay TV bill. Apply online at qrco.de/signalapply. Messages at m.me/buysignal. Call #88-555 or visit a Signal store. Learn more at qrco.de/switch. Switch to Signal. Promo ends March 21, 2024. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-181755, Series of 2023. Hashtag move on to awesome. Hashtag move to Signal. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika tita, Laila Chikadora. Shout out! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Eto na naman sila. Wagi na naman po sila. Buong pusong binabati ng Radyo 5 True FM. Ang Queen of FM Radio, DJ Chacha, at ang ating broadcast icon. Pinarangalan ng De La Salle Araneta University ng Dawad La Salyaneta si DJ Chacha bilang Most Outstanding Female Digital Radio Broadcaster. Most Outstanding Digital Radio Show ang Ted Filon, DJ Chacha sa True FM. At Most Outstanding Male Digital Radio Broadcaster ang nag-iisang Ted Filon. Totoo namang nakaka-proud ang tambalang kumukumpleto sa inyong umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5 True FM. Congratulations mga kapatid! Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Eh, totoo naman, mayroong ganyan. O parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, nag-aanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM.
2024. Sa Chinese horoscope, ito ang Year of the Wood Dragon. Very good ba ang 2024 for business, life, relationships, travel? Makinig sa mga programa ng Radyo 5 True FM para sa Chinese New Year vibes. Ano ang lucky color? Meron ka bang lucky charm? Ano ang sabi ng feng shui? Alamin ang cultural significance ng Wood Dragon sa Chinese New Year at paano magse-celebrate ang mga kapatid nating Chinoy at Pinoy sa Pinas. Tara na! Celebrate Chinese New Year with Radyo 5 True FM. Kung hey Fat Choy! Bangon na bangon po ang husay ng anchor na nagbubukas ng ating mga umaga sa Radyo 5 True FM. Buong pagmamalaki po naming binabati ang ating early morning anchor ng programang Bangon Bayan with Mon na pinarangalan ng Gawad Pilipino Awards 2023. Si Mon Gualvez ang itinanghal bilang Outstanding TV Reporter of the Year sa Dangal ng Bayan category. Ang tema ng parangal para sa taong ito ay Duyan Ka ng Magiting. True na true po na ang masipag at maagap na News 5 correspondent ay certified magiting na mamamahayag din. Congratulations, Mon Gualvez, kapatid! Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong Chika Tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha, pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo, yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 3:32 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa radyo. At nais ko lamang pong batiin ang aming napakaganda at napakasipag na reporter ng Raffy Tulfo in Action, si Jam Cordero. Happy, happy birthday, happy Jam. Birthday. Ayan, happy si Jam po kasi ngayon nasa field, pauwi siya galing ng Zamboanga del Norte. Ayan. Ganon, sinamasama pa rin po sa complainant. Kaya sabi ko, umuwi ka na muna, birthday mo naman. Pagbibigyan ka naman ni Idol Raffy. So, happy birthday, happy Jam. Happy birthday, Jam. I think nasa Manila na siya. Okay, happy, happy birthday, Jam. And also, mga kapatid, huwag niyo rin pong kakalimutan, of course, ang ACIS. OFW hotline po natin, nasa screen po ninyo, mga kapatid. Opo, ang amin pong landline ay 8293-9209 at ang mobile ay 0917-899-5000. And mga kapatid, i-like and follow po natin ang Facebook page ng nag-iisang si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Siya po yung naka-white Filipiniana at as of now, Shari, meron na siyang 164,000 Facebook followers. Ayan. And ayun, Shari, may babatin din, yes, pala ako, no? Binabati ko, magandang hapon po kay Gloria and Expedito Neserio. At happy birthday din kay Kat Santiago. Ayan, magandang happy hapon po birthday sa kanilang lahat. So, ayun. Okay. Shari. Ito po, attorney si Kagawad Mark Christopher Aklan ng Barangay Kapalangan, Apalit, Pampanga. At siya po ay humihingi po ng tulong na mapaimbestigahan po ang pagkawala po ng kanyang ina. At January 30 po ito at huli pong nakita sakay ng isang sasakyan po na Nissan Navara na meron pong plate number po na NIL 6793 sa San Leonardo, Nueva Ecija. Ang nanay po ay si Ma'am Rosalie Aklan na nasa screen po ninyo. At meron po tayong video. Panoorin po natin. Yan po si Ma'am Rosalie Aklan, papasakay po ng Nissan Navara at meron pong lalaki nakausap bago siya sumakay.
Ayun, at hindi natin alam kung sino. Ayun. Pero hindi natin alam kung sino. Kasama niya ba talaga yung motor? Ay, hindi. Okay. Ayun. Hindi natin alam kung siya ba ang driver or may kasama siya sa sasakyan. Pero, ayun na nga po. Huling nakita po siya sa may San Leonardo Nueva Ecija. Magandang hapon po, Kagawad Mark Aklan. Magandang hapon po, ma'am. Ayun, magandang hapon din, no, Kagawad. So, Shari, ang daming missing, no, na cases natin, yes, for today. So, kailan po ito nangyari, sir? Nung January 30 po. January 30. So, matagal-tagal na. Almost 8 days nang nawawala po, no, ang iyong nanay. Yes. Sige. Kasi yung video na pinakita mo, parang obvious naman, no, na hindi naman dinakip si nanay, no? Parang kilala niya yung may-ari ng pick-up at siya mismo ay sumakay. So, anong nalalaman mo at least patungkol dun sa mga facts na meron tayo? Bali po, nung January 30, nung nakita po, na-review nga po namin yung CCTV na si mama po is nanggaling, nandun po siya sa, nakita po siya sa Mavins. Mavins? Opo. Okay. And then, nung trinatrack po namin yung kung saan po pumunta si mama. Saglit lang po, no, para lang po malinaw. Ano po yung, at saan po yung Mavins? Sa San Leonardo, Nueva Ecija po. Ano po yung Mavins, kainan po ba yun? Ano po yun? Mall? Ano po? Bali, ano po siya, ma'am, restaurant, and meron din po siyang sabungan doon, parang arena din po siya. Okay. So nagsasabong ang iyong nanay? Parang ganun na nga po. Okay, alright. So, okay, so nasasabungan si nanay, tapos after nun, sumakay na siya sa pick-up. Yun ba? Yung nangyari? Ang alam ko po kasi nung January 30, bandang hapon po, nung umuwi po, una po, umuwi po sa amin si yung driver namin. Okay. Ang inutusan niya po yung driver namin, ni mama, na umuwi sa amin at may dadalhin nga pong pera sa kapatid ko. So that time, mga bandang alas 4 po yun ng hapon, tumawag po kay mama through video call na sabi ko kung nasaan siya, kung anong ginagawa niya. Ayun nga po, ang sabi niya po sa akin noon, that time is nasa Nueva Ecija po siya, and sabi rin po nung driver namin na nung tinanong ko siya kung nasan si mama, ang sabi niya po is nandun nga daw po siya sa papunta nga daw po siya ng Nueva Ecija. Kaya alam ko po na andun po talaga siya sa Nueva Ecija kasi iniwan daw, pinababa daw po ni mami si yung driver po namin para doon sa SM Pampanga para umuwi na at mag-commute na lang dahil si yung boyfriend po ni mama, siya po yung makakasama niyang pupunta papunta ng San Leonardo, Nueva Ecija po. Para sa sabungan. Okay. So, teka lang. So, ang kasama ng nanay mo at that time, ang alam nating huli niyang kasama ay yung boyfriend niya. Opo. Okay. Tapos, yung mami mo ay may dalang pera. Tama? Opo. Magkano? That time po, ang alam ko pong dala niyang pera is nasa 350,000 po. 350,000. So, yung mami, boyfriend niya to, di ba? So, hiwalay na ba si mami dun sa asawa niya? Apo. Okay, so hiwalay naman na. And then, so kasama niya si boyfriend, may dala siyang 350,000 pesos. Sa boyfriend ba yung pick-up? Hindi po. Sa amin yung po yung... so pick-up. Sa nanay mo rin yung pick-up. Apo. So gamit yung pick-up na yun, pinauwi na niya yung driver, so gamit yung pick-up, pumunta sila sa sabungan.
Opo, yun po yung alam ko. So, saan na siya huling nakita? Bali, paano pong saan po siya huling nakita? Diba, kanina may mga videos tayo, no? Mm-mm. Kanina, sumakay siya sa pickup. Sabi mo, dun, yun ay yung sasamay sa bungan. Opo. Tapos may mga videos din tayo, may mga pinuntahan sila. Okay? Opo. San patungo yun? Would you know? At kung saan yung last video na location ng pickup na yun? Yung dun sa video po na nakita nyo, palabas nga po yun ng Mabins, papunta po siya sa Barangay Burgos. Bali, sinundan lang po namin. Sinundan nyo lang? Okay. So, pero nahanap natin ngayon yung kotse, yung pickup. Hindi pa po. Ah, wala pa pati yung pickup. Pati po yung pickup, wala po. Okay, no? Na-report na ba natin to sa kapulisan? Apo, bali nung January 31 po, nandun na po kami sa San Leonardo, Nueva Ecija po, no? And yun nga po, linalapit po namin doon kasi nga po magto 24 hours na po namin. Okay. Siguro mas para mas mapabilis din at attorney, nasa linya na rin po natin si Police Staff Sergeant Norwin Cunana ng San Leonardo Nueva Ecija PNP. Ito po yung investigador natin at naka-standby na din po sa kabilang linya si Mayor Froilan Naganyo ng San Leonardo Nueva Ecija. Kausapin muna po natin ang ating police po, Sergeant Cunanan. Opo. Magandang hapon po, Sergeant Cunanan. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyo diyan. Nakapunta po ng inyong Sergeant, sir. May nawawala po tayo, no? Diyan sa San Leonardo Nueva Ecija si Ma'am Rosalie Aklan, 51 years old. Huli siyang nakita sa kotse niyang Nissan Navara na may plakang NIL 6793. Kasama daw niya yung kanyang boyfriend. Sino ba yung boyfriend niya? Would you know? Sir, base po sa aming interview sa anak, ang boyfriend po na sinasabi po ay ang current ABC captain po namin ngayon na si Jomar Pestaño, sir. Ah, ABC. Dito sa yes, San Leonardo, sir. Nueva Ecija. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, what is the latest dito sa ginawa niyong investigation, Sergeant? Actually, sir, upon receipt po nung report po ni nung anak po, nung magpunta po dito, nag-request po sa amin ng police assistance. Nag-review po agad kami ng mga CCTV footages doon po sa mga places na inireport po sa amin kung saan po nagpupunta yung mother niya. At the same time, doon po sa event center din po na pinupuntahan po ni Ma'am Aklan. Meron na po mga sir kaming mga CCTV footages ng mga dinaanan po ng sasakyan at mga pinuntahan po sir ni Ma'am. Okay, pero hindi pa natin nahahanap ngayon yung sasakyan. Tama po ba, Sergeant? Continuous po sir yung aming follow-up investigation sa CCTV. At the same time po, tinitingnan po namin yung buong area po namin hanggang sa mga uninhabited place po, down to rivers. At tinagtitingin po kami doon kung may mga bakas po na dinaan na sasakyan or mga itinago po. Pero dalawa, no, yung sakay daw nung sasakyan, yung boyfriend at yung nawawala po natin si Ma'am Rosalie Aklan. By the way, yes po. Mag-shed light lang po ako doon sa dalawang sasakyan. Bali, sir, isang sasakyan lang po, yung sakay po ni Ma'am Aklan po, sir. Ito yung Nissan Navara. Yes, sir. Yung pong pick-up na puti po na sinasabi po ni nung anak po ni Ma'am Aklan po, yun po yung sa boyfriend niya, sir, na nakita po sa CCTV na nag-part ways doon po sa kanto po ng Castellan, ng Burgos po. Sumakay din po ba doon sa pick-up na yun yung boyfriend ni Ma'am Rosalie Aklan? Sir, ang kuha lang po namin sa CCTV, lumabas po ng Pestaño Street po yung pick-up ni Ma'am Aklan. Nakasunod po sa pick-up po nung boyfriend po niya na si ABC. So magkahiwalay na sasakyan. Yes, sir. So yung boyfriend niya ay hindi naman nawawala, si ABC President Jomar Pestaño. Hindi naman po sir nawawala. Actually sir, nag-report na po siya sa aming chief of police at nagbigay na po ng initial side niya po doon po sa pagkakawala po ng kanyang yes, no? Kasi di ba sabi mo kanina na pinauwi na niya yung driver. So ang tanong, sino nagda-drive ngayon ng pick-up ng nanay mo? From SM Pampanga po, ang alam po namin talaga sir is ayun nga po, susunduin po siya doon at magkikita po sila doon ng boyfriend ni mama. Kaya po siya lang pong mag-isa. Yung nanay mo yung nagda-drive?
Ang alam po namin dahil ang sabi po sa akin ng driver namin na si Maki is yun nga po nung time na yun, iniwan niya nga daw po doon si Mama at ang sabi po niya na magkikita daw po sila doon si Mama at ang boyfriend niya sa SM Pampanga. Yes, yes. Well, I think malinaw naman na, no? Na nagkita talaga sila ng boyfriend ng mommy mo. In fact, magkasunod nga yung sasakyan na sasakyan nila. Ah, hindi po, sir. Bali, sa SM Pampanga po, yung tinutukoy ko na, kaya nga po, nandun po si Mama, nagpaiwan po doon si Mama. Pero si, ang sabi niya po doon, sinabi po ng driver namin is, magkikita po sila doon ng boyfriend ni Mama papunta ng San Leonardo, Nueva Ecija. Okay. Pero ang nangyari po, ay nga po, hindi po ako sigurado doon sa kung sa SM Pampanga pa lang po is kasama niya na po si boyfriend ni Mama. Okay, okay. Well, I think ang mahalaga lang naman dito is yung last footages nung mami mo. Regardless kung magkasama sila, kung saan sila unang nagsama, I think yung last footages ang mahalaga dito, no? And I think si Sergeant Kunanan naman, tama po ba, Sergeant, nakuhanan nyo na rin ng statement yung boyfriend ng ating nawawalang si Ma'am Rosalie? Sir, hindi po siya sworn statement. Verbal statement pa lang po yung sinasabi niya. Hindi pa po siya... Kailan natin kukunan ng sworn statement? Sir, inimbitahan na po namin siya dito sa aming police station at inihintay na lang po namin yung kanyang availability. Anytime po, pwede po namin siyang kunan. No. We cannot wait for the availability, no? Stop, Sergeant. We should impose dito sa ating, pwede siya maging considered person of interest dito. So, he should make time, okay? Yes, sir. Oh, sir, so please kasi, schedule, no, as sir, much as possible. Sir, yes. Yung po kasi sir, yung po kasi sworn statement, voluntary po 'yan. Kaya po maghihintay po kami sa kanya kung magbibigay po siya. Yes, no, kung meron naman na siyang sinabi mo kanina, meron na siyang binigay na statement although not sworn, okay? What's the value? Yes, no, sir. Why not just swear on it? Yes, sir. Kinukonvince po namin siya sir na magbigay at babalik po siya. Yung pong voluntariness po niya sir ang aming inihintay, sir. Hello, sir. Are you telling us, Sergeant, no, na he gave a statement pero nag-refuse siya to swear on that statement? Sir, hindi naman po totally nag-refuse. Initially po kasi yung verbal statement na ibinigay niya is regarding po dun sa huling pagkikita niya, sir. As to the, ano naman po, dun po sa sworn statement na pirmado po niya, is hindi po kasi namin siya pwedeng i-compel, kundi pumunta po voluntary dito at kukunan po namin siya kapag po yung willingness niya pong magbigay na is totally decided na po siya. Okay. Ganito ha. Nasa linya po natin ngayon si Mayor Froilan Naganyo ng San Leonardo, Nueva Ecija. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po, Attorney. Ayun, Mayor. May nawawala po tayo, no, dyan sa San Leonardo, Nueva Ecija. Huli po siyang nakita. Apparently, kasama ang inyong ABC President. Okay? So, I understand ang ating kapulisan is conducting the investigation. Baka naman makatulong kayo, Mayor, na kumbinsihin, mag-cooperate itong ating ABC President. Ganun na nga ho ang ginawa ko. Tinawagan ko yung ABC President nung malaman ko na nawawala yung girlfriend. Yes. At sabi niya... By the way, Mayor, matanong ko lang, would you know if the ABC President is married? Sa pagkakaalam ko, single to. Single. Ah, single. Okay. Sige, ano pong naging ano ng pag-uusap po ninyo? Yun niya. Sabi niya, nasa Quezon siya, sa ibang bayan. At BC, kaya uuwi daw siya after a few days at tutulong doon sa paghahanap. Pero nagtatawag na raw siya sa mga kaibigan niya sa Ibin, Pampanga, and Tarlac. And then, itong ahong mga nakaraang araw, nagtutulungan kami ng mag-anak nung nawawala. Kausap ko yung Mark at yung pamilyang kapatid pa niya, kapatid nung mismong nawawalang tao. At pinatulungan ko sila doon sa mga CCTV, yung mga footage. And then itong nagtagal nga, hindi na kami nasisiyahan doon sa nangyayari.
Isa ako sa kumumbinsi doon sa KABC Tagalog na umuwi at makipag-usap sa amin ng personal. Makipag-usap din doon sa pamilya mismo at magtulungan sila sa paghahanap. Okay. Para gumawa naman ng aksyon itong ABC Tagalog, nakipag-usap sa akin noong 11:30 ng umaga at nakipag-usap din doon sa mga pulis sa harap din yung pamilya. Kasi yun yung, sila na ang nagharap-harap, sila ang nag-usap-usap. Parang sa pagkakaintindi ko, eh sila yung huling magkasama. Yes, no? So I think this is very suspicious, Mayor, no? To say the least. Kasi bakit ayaw niyang makipagtulungan kung girlfriend pa niya, no? Yung hinahanap natin. Okay? At siya na nga rin, yung huling nakasama, no? Nakitang kasama niya, bakit ayaw niyang makipagtulungan? So at that, Shari, sa akin, is very suspicious. Okay? Yung tanong niyo ho na yan, tanong din namin. Yes. Kaya kailangan talaga ipaliwanag niya yung side niya. At tama naman ho yun sa inyo, wala naman kaming karapatang maghingi sa kanya ng abitabit niya o sworn statement. Kaya dapat, ang mag-compel talaga nun, itong mga investigador. Okay. Hindi yung nag-advise ako doon sa pamilya na sabi ko, baka po pwede patulong tayo sa CIDG or NBI. Dahil ito, yung CCD footage, baka ma-enhance yung camera, makita yung nagda-drive doon sa kanilang ina, nasasakyan kung siya ba ang nagda-drive or hindi. Dahil base doon sa footage, so, maliwanag naman. Umalis ng Marvins ng ganong oras, nagpunta doon sa boyfriend. Aminado naman yung boyfriend, nagpunta sa kanya, magkasama sila. Nung lumabas ho ng bahay, hindi na natin alam pare-pareho na kung sino na yung nagda-drive sa bawat sasakyan. Dalawang pick-up yung adun sa footage, yung isa kumaliwa, isa kumanan, doon ho natin itinutugma yung mga bagay-bagay kung saan nagpunta yung mga sasakyan. At hanggang ngayon niya po, ay nakikipagtulungan kami, coordinated lahat doon sa barangay, kung saan huling nakita yung sasakyan. Okay, Mayor, saglitan po, no? Nasa linya natin si Police Colonel Satur Ediong, ang Chief Regional Investigation and Detective Management Division ng Region 3 PNP. Magandang hapon po, Colonel Ediong. Magandang hapon po, ma'am, at sa inyong lahat po. Magandang hapon. Ayun po, sir, si Attorney JV po ito, no, ng CIS Party List. Yes, sir. Yes, Colonel, sa region na po, pwede po bang magpatulong na rin tayo sa region para sa investigasyon dito? Kasi parang nababagalan ako kanina doon sa mga Nueva Ecija Police natin. May nawawala po tayo dito sa San Leonardo, Nueva Ecija, na si Rosalie Aklan. She was last seen January 30 of this year. Okay, and they conducted initial investigation niya, pero parang hindi nagko-cooperate masyado itong ating person of interest, yung huli po niyang kasama. And from the words of the mayor kanina, he also requested na or recommended na manghingi na ng tulong sa mga ibang agencies ng kapulisan. So, Colonel, baka naman pwedeng makatulong na yung region patungkol po dito para mas mabilis na baka na nandiyan pa si Ma'am Rosalie Aklan, mahanap natin agad-agad. Ay, yes, sir. Kung kinakailangan po na mag-form tayo ng special investigation team na tututok dyan, para tumulong din yung ibang enforcement law enforcement agency and other investigation agency ng ating kapulisan ay gagawin po natin. At narinig ko nga yung background kanina ng kaso na nakausap niyo yung ating investigador. Huwag po kayong mag-alala at i-direct namin kaagad yan na tututukan namin yan para makuhanan yung statement ng boyfriend. Kasi tama yung sinabi mo na it's very unusual for a boyfriend na minamahal niya yung kanyang girlfriend ay hindi siya mismo yung nagbo-volunteer na tumulong. At in fact, dapat nga siyang tumutulong ngayon sa ating mga kapulisan at sa pamilya ng biktima na naghahanap sa biktima. So anyway, sir, I have heard yung background ng kaso at saka yung nangyari. We will direct the PD and of course, kasi taga-Malolos pala ito, we will also coordinate or direct the PD of Bulacan para matutukan po itong kaso na to. Ayan, Shari, I'm very happy dun sa sinabi ni Colonel Ediong, no? In fact, he even suggested na siguro kung kakailangan may task force para hanapin, yes, na itong ating nawawalang si Ma'am Rosalie. Kasi, Colonel,
pick up itong nawawala, no? Hindi pa mahanap yung pick up na yan. And I think the full force of our police can, if they can assist, siguro mas madali, no? Sa madaling panahon, mahanap na natin itong pick up na to. Identified naman po yung pick up natin. So we appreciate Colonel Edyong, no? Yung suggestion and recommendation po ninyo. Umaasa po kami, Colonel, na sana matulungan na rin natin yung sa Police Nueva Ecija at mabigyan natin, mahanap na natin itong si Ma'am Rosalie. Yes, sir. Baka kaso po kayo, sir. Ayan, Shari. Nakakatuwa itong si Colonel Edyong. So, sir, narinig nyo naman, no? We sought the assistance ng regional PNP na po, no? From Colonel Edyong. They will assist, no? And we will coordinate with them kung paano pa tayo mas makakatulong sa ating mga kapulisan. In the meantime, kung merong, we don't know, no? Baka mag-contact sa inyo, nakita na yung mami ninyo, let's also coordinate with the police. Let's volunteer the information. Na share naman na natin sa screen kanina, Shari, no? Mm-hmm. Si Ma'am Rosalie Aklan. Okay? Mm-hmm. Okay po. Sige po, ganun na lang din po. Mayor Froilan Naganyo. Apo, maraming salamat po, Mayor. Huwag niyo pong ibaba yung linya. Kakausapin po kayo ni Ate Odette. Welcome po, welcome. Salamat po, Mayor. Magandang hapon po. And sir, maasistehan po kayo ng reporter po ni Senator Raffy Tulfo patungo po sa tanggapan po nila Colonel Edyong po. Okay, no, po. Para po makapagbigay pa po tayo ng iba pang impormasyon sa ating kapulisan. Salamat po, sir, at magandang hapon po. Maraming salamat po, ma'am. Okay, salamat okay. Po. Sige po. Salamat po. At mga kapatid, maraming salamat po sa mga sumubaybay po ng Wanted sa radyo mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. And bukas po muli, ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. Muli po si Attorney JV Bernardes po ito, at mula sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACCIS Party List, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Shari Roman. Here comes the sun. Ayan. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. At syempre ang program po ito ay hatid sa atin ng Robust Dietary Supplement for Men. Di umatras at di umayaw sa bawat laban na iinitan yung katabi ko. Dahil sa Robust Astig Ka. Dahil ito ay gawa sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria, Sinomarium at GABA, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan upang mapanatiling masaya ang pang-loving-loving ninyong mag-asawa. Robust.
Pag may robas kasi mainit-init ang laban. Ah, okay, okay. Oh, robas, 70 pesos per tablet only. At syempre, Rubas Extreme. Mahaba-habang romantic date kasama si Mrs. Basta may Rubas Extreme. Dahil ito ay 140 pesos per capsule lamang. At ang Rubas ay 70 pesos per tablet lamang. Rubas Extreme at Rubas is available at all leading drugstores nationwide. Ayan, ayan, ayan. Ayan, here comes the sun. Hindi kasi ano, feeling ko late na nila makikita to. So, belated happy birthday kay Congresswoman Jocelyn Tulfo, ang aming Mama Kong. Ayan. Hindi namin naisip last week nung nagtitape kami na yung mag-air ng today. But yon, may hinanda naman akong vlog. Kung hindi nyo pa napapanood, punta na lang kayo sa YouTube channel ko. May hinanda akong little vlog para kay Mama Kong. Ayan. Sa mga, happy, happy birthday, Madam Kong. Yes, sa mga hindi makakapunta sa birthday niya at yung mga gustong bumati sa kanya galing sa mga malalayong lugar. Ayan, makikita nyo dyan. Kanya ayan, mga close friends. Yes, and ayan, si Madam Kong, nag-message ako sa kanya kanina. Sabi ko salamat in-art sa... In-art ka, buti ka pa sinin. Hindi ako sinin. Ako sobrang busy ng phone niya. Tingin. Hindi ako sinin. Malupit. Hinart niya. Malupit sabi, ka. Sabi niya, thank you and God bless. Smiley heart and yung ganon. Sinin. Huy! Minesan siya talagang nanay niya. Oh, sabi ko, malupit ka. Hindi mo ako sabi sinin. Ko kay Madam Kong, maraming maraming salamat sa pag-alaga sa RTIA staff, sa lahat ng staff. Kasi alam niyo po, minsan si Kong, pumupunta po talaga ng TV5 yan. Magdadala lang po ng mga pagkain sa staff. Aww. Tapos ngayon po, meron po ilang lechon yun? Anim ata. Magkasama anim? Kasi kami kagabi. Kaya parang, alam ko yung info. Niya. Oo, tsaka parang 25 na tasty ba yun? Oo. 25 o 60? 60 ata. Si Kong po kasi, nagpadala po ng mga lechon. Hindi lang po... Actually, hindi po talaga para sa mga staff yun. Para po yun sa mga complainant po sa Action yes, Center. Yes, and to everyone na rin yes. Na nandun. Yung, sa amin naman po, lagi naman po sinasabi ni Idol Raffy, laging uunahin yung mga complainant. Yes. Kung kaya, may natira sa actually, staff. Actually, ang technique dyan, pag aabangan niya yung birthday ni Mama, ni Papa, syempre, lalo na si Papa, birthday ko, tsaka birthday ni Ralph. May libre pa kayo sa Action Center pag tumapat ng Monday to Friday yung birthday namin. So, tignan nyo na lang sa kalendaryo nyo. Ayan, kung magre-reklamo kayo, isakto nyo na lang. Diba? Ganung araw. Mm. Tsaka kay Grayson pala. Kasi ano, si Madam Kong, last time nagdala siya ng mga pagkain sa mga... staff. Yes. At dami niya. Alam mo, hindi ko malaman kay Kong kung hinohord niya ba yung mga pagkain. Ganon siya magpakain. Actually, sila. Order talaga yan si Mama. Ang dami talaga. Umuulan talaga ng pagkain pag si Madam Kong talaga pag nakikita na namin yung sasakyan niya. And, pag si Kong ang mag-attend, hindi yan mga magagarbong sasakyan. Yes. Ayaw niya din, no? Innova is life. Hindi kasi, yung Innova alam na yun. Alam ko na pag Innova siya na talaga pag yun. Pag Innova, yung Innova kasi na yun, sobrang tagal na yun. Kaya nanang pa yun. Actually, yun yung car ni nanang. Yun ba yun sa bibibenta sa... Oo, tapos nagpanaginip siya. Ah, ganun. O sige, wag na nga. Wag na lang. Hindi naman siya ibibenta just because nawala na si nanang. Ibibenta siya kasi, syempre, di ba? Unang-una, wala naman nang gagamit. Mm-hmm. To be honest. Tapos, wala na rin naman si nanang, so wala nang gagamit. So, dapat ibibenta yon. But then, nung yun nga, nagpanaginip, hindi na daw, wag daw ibenta, o di okay. So, tsaka maraming, alam mo, may one time, may nabangga yun, yung Innova na yun. Nabangga na tao? O sasakyan? Hindi ko, parang tao ata. Pero hindi na ano yung tao. Anyway. Oo, as in, hindi siya nasaktan. Pero hindi si Mama yung ano, ni driver lang. Pero sobrang weird. Gusto ko yung spelling ng Riyad. Wait. Oo. Kaya today nung spelling. Kaya today. O naiba na, hindi lang kami na-update sa world map. Me! Diba?
alam mo maganda yung topic natin ngayon. Lalo na sa'yo, kay Madam Kong. Ano ba to? Off-cam. Mga bagay na gusto mong malaman kasi, sa'yo ng iba. Kung ay, ano yung nakikita nyo, kunyari si Madam Kong, diba, birthday niya today. Ngayon na naayos na. Ayan na. Birthday niya today. Yun na yung totoong ano. Parang kapag nakikita niya si Madam Kong sa personal, masungit. Mukha siyang masungit talaga. Actually, nakakatakot ang magiging itsura ni Madam Kong. Parehas kami. Oo. Pag hindi nagsasalita, like naka... Resting ngayon kasi face. Medyo, ngayon kasi medyo smiley talaga ako. Si Mama kasi, smiley lang yan sa mga taong kilala niya. Mm-mm. So parang, pag naabutan mong, kunyari, kausap niya ako, ganyan, makikita mo naka-smile siya. Pero pag kunyari siya lang, ganyan, naka-ano, ano naka-resting bitch face siya. In a positive way naman po yun. Oo, as in nagpapahinga lang yung mukha. Literal resting. Hindi kasi, honest naman, mahirap naman talaga nakangiti ka lang ng as in all throughout the day, as in buong araw. Kasi hindi naman talaga realistic yun. Mm-hmm. Diba? So, hindi, tsaka parang, kukunyari mga kapatid ha, kasi ang topic talaga natin is yung mga bagay na gusto mong malaman sa'yo ng ibang tao. Mag-start tayo sa Tulfo family. Off-cam, mag-start tayo kay Idol Raffy. Oh, off-cam. Though, alam nyo naman po kung gaano ka-perfection ni si Idol Raffy. Pag off-cam, mga kapatid, actually nagagalit talaga siya. Imagine niyo yung galit niya. Kung ano yung nasa cam. Yes. Ganun na ganun. Ganun na ganun sa likod ng camera. Hindi siya acting, hindi siya prank. Hindi. Literal, ganun lang siya when it comes to work. Mm-hmm. Kasi ang sinasabi naman ni Idol Raffy, kapag sumasablay yung staff, kapag sumasabay sa ng research, sa kanya nagre-reflect. Kasi siya nga ang host, yes. Sa kanya yung show, yes. And everything, tsaka siya yung, kumbaga, siya yung leader nung ano, tapos, kumbaga, siyempre, sa mata ng tao, bago nila gawin yung ginagawa nila, siyempre, trained by him, technically. Mm-hmm. So, alam mo yun, lahat ng mistakes, lahat ng mali, kahit common sense yung iba, sa kanya nagre-reflect, di ba? Oo. Kaya, si Idol Raffy, off-cam, actually, malambing na yan kapag off-cam eh. Kunyari, ako, mga pagkakataon talaga, alam niya na nagtatampo ako, tapos umiiyak ako, tapos nagtatampo ako. Tapos maya-maya, wala, lalapit na yan, o Shari, ano gusto mo merienda? Eh, kasi nga. Ayoko nga. Pero sige po, pizza. Uy, tapos ayun, may mga pizza galing. Na yan. Ganun siya. Ganun siya sa, tapos, kakamustahin niya yung mga staff sa kabila ng busy schedule niya. Mm-hmm. Actually, medyo namimiss nga namin si Idol Raffy. Hindi syempre yung strict na Idol Raffy. Mm-hmm. Bago pandemic, di ba, naalala diba mo yung... Ayaw ko niya mag-jowa. Ayaw niya. Kaya, dili tayo mag-talk. Tingin mo, hindi pa nakarating sa kanya. Ay, weba? May hint na siya. Oh my God, seryoso ba? O hindi sa akin galing. Siyempre na siguro. Alam mo naman, alam nyo, uy, si Papa, hindi lang halata, pero nanonood ng Bardo. Oo, pag gumadaan sa ano, nanonood siya. Kasi minsan nagko-comment siya. Mm-hmm. Ewan ko sa'yo, nagko-comment siya about Barda. Oo nga, sinasabi nga niya, tawa siya ng tawa minsan. Oo, depende sa topic. Depende sa topic. So, hindi lang, wala sa itsura niyang, alam mo yung may time pa siya manood ng Barda, pero pinapanood niya from time to time. Off-cam. Oo. Off-cam, makulit talaga siya. Tsaka yung mga vlog ko, pinapanood niya. Mm-hmm. Gusto mo yun? Yung vlog niya nga, hindi ko masyado pinapanood. Ako yung RTI, minsan din pinapanood. Ako hindi, to be honest, ito ah, kasi feeling ko expected ng tao na, syempre, di ba, first family, yeah. So, parang, they would think na, yung support is through watching lagi the episodes of RTIA, ganyan. I do before, pero kasi nakakadagdag ng stress minsan. So, I opt to not to watch it. Kasi hindi dahil I'm not supporting my dad or the show or everyone in the show. It's just, minsan nakakadrag kasi, lalo ng mga cases na rescue, ganon, na parang, may imagine mo, bakit kasi may ganun tao? Yung wala kang magawa, pero kasi ganun na sila as a person. Like yung complainant, yung nire-reklamo, na parang, kunyari, minamaltrato yung bata. Tapos may isip mo, pag pinanood mo na yun, syempre, di mo na
ma-erase sa isip mo yung napanood mo na bakit may ganun tao. Parang, oo, parang may gusto mong gawin na paano ko ba ibahin tong tao na to? Kaso hindi kasi ganun yun. Diba? So, pati yung mga, alam mo yung mga nang-rape ng kamag-anak nila. Parang, alam mo yun, ang dami mong, ang marami kang gustong gawin. Gusto mo siya i-seminar, gusto mo siyang, alam mo yun. Kaso hindi ganun. Alam mo, hindi magbabago sa ganun lang. So, again, you can only do so much. So, if you feel like masistress ka lang and you can't do anything about it, don't do it, don't watch it. That's what I do. But I do support the show, my dad, lalo na. So, ang pinofocus ko na lang yung achievements. Ang pinapanood ko actually sa... Wanted. Oo, sa Wanted. Actually, sa YouTube ni Papa is the vlogs lang. Kaya travel vlog. Kahit hindi ako kasama sa travel nila. Yung na pinapanood ko. Sinisigawan ako, madam. Ulamin mo nga yan. May mga times talaga na aminin natin, madam, na stress tayo sa araw-araw. Oo naman. Tapos manonood ka pa ng Wanted sa radyo. May mga iba na naglililip. Lalo na kayo kasi kayo nagre-research about dun sa cases. Tapos co-host ka pa. Oo. Diba? Sa akin pa na follow up. Ako nga na anak. Although before, alam ko yung ginagawa ng mga researchers. Pero hindi ganun ka-in-depth. So lalo na siya kasi nag-film pa to. Octopus tayo minsan. Oo, true. Tapos nagbabarda pa tayo. Oh, so sa kanila, technically, mas uso ang pagpag. Pagpag, hindi pagpag na pangpatay. Pagpag na after work, tayo. Sinabi ni chill tayo. Nanay Christy Fermin sa amin. Kasi dati, bago ang Wanted sa radyo, si Nanay Christy. Hindi ko alam bakit kasi nakaumbok to. Dati kasi after, alam mo, may picture din na lumabas dito yung short hair ka pa. Si Edna. Dati sabi ni Nanay Christy, alam niyo napaka toxic ng trabaho niyo. Nagsisigawan kayo, nagmumurahan kayo, tapos yung mga problema ng ibang tao, papagalita pa kayo ni Sir Rafi. Dapat sa inyo, bago kayo umuwi, pagpag, mahirap daw kasi nadadala yung trabaho. Minsan kasi may mga cases talaga, para lang maintindihan niyo. Minsan may mga cases na talaga nakainit ng ulo kahit di naman mainitin yung ulo mo. Like yung patience mo sobrang haba. Kaso pag narinig mo yung kwento, kahit hindi ka pa nagre-research, nakainit ng ulo. Tapos wala kang magawa. Tapos dadalin mo na yan kasi lalo na kung medyo, kunyari, yung kwento is breadwinners, parang medyo hawig sa'yo. Mm-hmm. Parang, shoot ah. Alam mo, minsan feeling, minsan okay din naman, minsan mafe-feel mo, napakaswerte mo. Minsan, mafe-feel mo naman na bakit kasi may ganun tao? Mauurat ka. Tapos minsan, sa complainant din, minsan pag may attitude, bakit kaya ganito tong taong to? Alam mo yun, yung mapapractice actually yung patience. Yung may mga ganyan ha, hindi ko naman po inaano po yung mga complainant namin, pero may mga ilan na binigyan na po namin, pero grabe po. Mm-mm. Grabe talaga. Minsan, akala ko ba, tutulungan pa ako ni Sarapi na ganito ganyan. Mm. Eh, yun lang naman po yung tulong na hiningi nyo. Tsaka marami rin po kaming tinutulungan ng ibang tao. Yes, huwag po tayong selfish. Oo, lahat yan, mga kapatid, tinutulungan natin. Yes. Actually, ito naman, off-cam. Kalug talaga siya. Actually, mas kalug siya sa ginagamit off-cam. Ko talaga yung term na baliw-baliw. Kasi yun talaga yung, hindi naman, alam nyo namang wala kami pinapatamaan. It's just ganun talaga. Ako, on and off cam. Kung ano yung nakikita nyo dito, yun na yun. Dati kasi takot ako sa kanya. Lahat naman na stuff. Kasi si Warren nakasilip. Charot. Ayan. Asan, kuya, nandiyan na ba yung lechon? Okay, tama. Nakaabang sa lechon. So, yun. Ganito, even off cam, ganito kami. Kaya pansin nyo kapag pag nagtitinginan kami. Ano? Kahit hindi kami nagkwentuhan. Mas malala sa off-cam kasi may mga mura na yun. Oo. Palang mura talaga kami. At saka may mga blind item. Uy! De, pero yun, marami kasing... Ako ang usually ko natatanggap na first impression kahit di pa nila nakausap. Like nakita lang nila ako. Ganyan. Ay, para kasi ang hirap mong i-approach. Or masyado kang maraming kasama. Like siguro may bodyguard at that time. Or nahihiya, meron yung nahihiya. May driver pa siya. Oo,
yung iba naman nahihiya kasi nga daw parang hindi nila alam mag-approach kung alam mo uy, yung like normal na kaya artista na uy, yung pwedeng kalabitin. Pwede naman po. Basta wag lang yung aggressive naman na yung hihilain. Medyo may mga ganun kasi mga hihilain. Tsaka yung mayakap ako. Meron iba na natatakot yung makap kasi may nakabantay na bodyguard. Ay, hindi nagpapayakap sila. Siyempre, wag lang yung may kutsilyo yung kasama. Wag na yun, me. Or ice pick. Oo, wag tsaka na ice pick, diba? Siyempre, for security purposes din, mga kapatid. Wag naman nating saktan din kapag naakap natin yung ating mga yung ating mga idol. Basta pag nakita nyo ako, say hi. Mag-hi ako, promise. Mahirap kahit kasi, gano'ng kasama yung araw ko, mag-ahay ako sa'yo. Mahirap kasi yung gano'n, yung tayo nag-i-insist na hello, gano'n. Parang, sino ka ba? Sino ka dyan? Oo, sino ka ba? Kaya nga minsan pag may yung, alam mo yun, naririnig ko sa background na, ay, si ano yan, papicture tayo. Minsan ako na yung lumalapit kasi alam ko minsan kumukuha sila ng courage para magpa-picture pero nahihiya sila. So ako na yung lumalapit kahit, whatever yung nangyayari sa araw ko, personally man or sa workspace, hindi ko dinadama yung mga nami-meet ko. Kaya hindi ko alam siya nagagaling yung masungit. Yung face mo nga kasi, Uy, pala smile na kaya ako. Tingin nga. Madam Kong, si ano yung mga bagay na gusto mong malaman pa ng iba kay Madam Kong? Na sobrang hoarder niya. Mapapagkain man yan, bag, sapatos, alam niyo kung anything. Bakit? Hindi yun kay Kong, ha? Para din yun sa mga taong mahal din niya. Mga ano siya? Paano ba? Ewan ko, feeling ko naman na funny siya in real life. Pag naging close mo siya, alam ko hindi lahat magiging close niya, but pag naging close mo siya, like, she's comfortable with you, it's gonna be mas funny siya sa akin. Kasi parang, alam mo yun, yung technical, di ba, mommy siya. Yung mga small things na, kunyari, nung nasa States kami, hotdog. As in, hotdog. Mm. Libre ka naman. Mm. Galawin mo naman yung baso. Ah, ganun. Pero parehas kaming gumastos. Pero yun, may mga hirit siya na ano talaga, yung hindi mo kalain na kaya niyang ihirit, pero tsaka nagpa-plancha, yun, nasa ano ba yung picture niya? Nagpa-plancha. Si Madam Kong nagpa-plancha, ang dami niyo nang kasamang... Nagpa-plancha. Kasambahay doon sa siya US? Siya nagpa-plancha ng damit ni Papa. Ah. Pati nang, minsan nga sinasabi ko sa kanya, huwag mo na planchain yung damit ko kasi, ano... Wala lang. Kasi hindi naman need kasi isusuot mo. Ako kasi hindi ako ma-arte sa ganun. May mga tao kasi yung medyo masela na kailangan naka-plancha talaga. Kahit t-shirt. Ako wala akong pakialam. Lalo na kung t-shirt. Ay, nako. Hindi ko aksaya ng panahon para pa-plancha yan. Or kahit dito, kahit marami kaming helper sa bahay, hindi ko pinapa-plancha yung t-shirt ko. Nagkukusa lang sila nagpa-plancha. Ewan ko, ganun pero... yung mga nanay. Alam mo, pati panty. Hmm. Ayaw nga. Diba nga? Oh, ay, send mo sa akin yan sa Barda. Plancha man siya. Hindi, may video yan. Send mo sa Barda. Madam, mag-offer na nga ako ng services abroad eh. Siya ang taga-plancha. Medyo mahal lang yung fee. Mahilig siya mag-plancha. Nagpapatay pa yun ang langaw. Meron siya nung ano. Yung alam niyo sa karinderiya. Ganun. Alam ko naman bakit. Kasi... Hindi, nung pandemic. Alam mo. Si SRT kasi. Si Senator kasi. Masaya. Ayaw ng langaw, di ba? Hindi kayo tula si Papa. Si Senator kasi ayaw ng langaw. Mm-mm, allergic siya. Allergic siya sa langaw talaga. Hindi siya allergic, like hindi makahinga allergic. Parang wala lang, ayaw niya na may langaw. Madumi kasi yung langaw. Medyo OC kasi si Papa. So, ano siya, very maano sa ganun kahit sa food. So, si Mama, naging habit niya na yung magpatay-patay ng gamit yung ganun. Di ba ang dami, meron na nga yung parang tennis racket na may kuryente, di ba? Hindi yung gamit niya. Manual. Tsaka yung inuuli niya, kunyari minsan nasa legs mo. Huwag kang gagalaw. Ay, ma, huwag mong yampas sa akin. No, so, yun yung mga, syempre,
I couldn't get it on cam kasi syempre mahirap huliin yung mga ganong moments. Pero ganon siya off cam. So to the people who don't know her, ayan. Pero feeling ko, alam nyo, mag-follow kayo sa Instagram ko. Minsan may nasasingit ako na mga stories na more on her. Kasi nga, sa akin lang siya ganon. And sa akin lang siya comfortable na i-story ko yung ganon. Kasi hindi naman siya ganon ka-active sa social media. So, yun. Minsan, yun, nag-US kami. Alam mo yun, ang baon namin, naka-ziplock, ganyan siya. Naka-ziplock pero cornic. 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 As in, boy bawang. About na Kong, nasa ziplock. About Kong Ralph. Si Ralph, very malambeng. When it comes to me, lalo, kasi parang he acts, mas older ako ng 4 years, but he acts like he's the kuya. So, pag kunya, very protective. Oo, pag nagka-club kami niyan, siya ang humaharang sa akin, hindi bodyguard. Kasi nakaganan siya. Mm-hmm. Kasi ayaw niya masagi yung body ko. Tapos, tsaka pag maiksi yung suot ko, before ha, lalo before nung single ako, wala pa akong boyfriend, palitan po yung suot mo, ganun. Sa pagkakaalala ko, ako yung ate dito, pero sige. Tapos pag hindi ako nakikinig sa kanya, ang gagawin niya, Papa, tignan mo nga yung suot niya. Ganun. Eh si Mama kasi walang say. Kasi, syempre, babae. As a girl, nagigats niya. Pero sila kasi as protective. Kung protective si Papa, mas si Ralph. Sa akin na. Tapos, very... Sa sobrang lambing ni Ralph, actually talent niya yun. Sa lambing niya, hindi ka makakapag-no. Pag nag-puppy eye siya. Wala kasi sa itsura niya. Kaya nga, sabi ng mga friends niya rin in Congress yan, sila Kong din. Kasi yan yung usually ko nakikita. Parang lagi nga daw akong kinikwento ni Ralph sa kanila. Parang second mom niya. Kasi lagi niya ako yung kasama niya. Mm-hmm. Pag may mga yan, takas-takas, ako lagi. Na parang hindi ko siya kinukonsinte. It's just that gusto ko ma-enjoy niya. Yung iba kasi sinasabi, kinukonsinte ko daw. Kasi bakit tinatakas ko. Alam ko naman, wala naman mali. Actually, gusto niya lang lumabas nung bata-bata days niya. It's just that ako lang yung parang at that time pinagkakatiwalaan nila Mama kasi syempre bata pa siya, 'di ba? At the same time wala pa siyang capacity masyado. Ako at that time medyo may pera-pera na pero hindi pa yung to the extent na uy libre kita lagi, 'di ba? So ako yung nagtatakas sa kanya, ako nagpapaalam for him kasi tsaka aminin natin, ang sarap kaya ng mga ganyang childhood na may patakas-takas talaga. Hindi, nakikita ko kasi sa mata niya na gustong-gusto niya lumabas kasi hindi niya alam paano magpapaalam kasi natatakot siyang ma-reject. Tapos gustong-gusto niyang kasama yung mga friends niya. Uh-oh. Kaya naging friends ko yung friends niya. Uh-oh. Sobrang lahat ng love life nila alam ko, alam updated mo. Ako. Mm-mm. So, tsaka sila, super comfortable magkwento sa akin na alam nila na hindi ko sila i-judge, na bibigyan ko lang sila ng advice. Yan, sila Diego actually, pag ano, nung bago siya magka-baby, humingi na siya ng advice sa akin. So, kahit love advice, lahat sila humingi sa akin ng advice. Pero madam, may question ako. Ano? Paano ba malalaman, paano ko sasabihin sa ibang tao na ganito ako kabuting tao, na mali yung pagkakaintindi mo, actually, na ganito talaga ako? Or, ano ba, dapat ba wala naman talagang dapat patunayan? Actually, wala ka naman dapat patunayan. Lalo na kung mabuting tao ka. And kung sa isip mo mabuting tao ka at wala ka namang ginagawa, wala kang tinatapakan, I don't think kailangan mong i-defend lagi yung sarili mo. Diba? Kaya yung ibang nami-misinterpret, kunyari, nag-upload ka ng picture, tapos, kunyari, puro luxury items, kunyari lang. Tapos, technically, public, like, ako, to be honest,
maraming nagbabasho o na, alam mo yun, yung mga typical na comment na ba't ka bumibili ng ganyan, ganun-ganun, ba't di mo nalang itulong sa tao. Kasi that's, for me, that's for my personal thing. Kasi, oo, tumutulong kami. At the same time, hindi ko naman din pwede pabayaan yung sarili ko. So, technically, ang, at least ang mindset ko with it is, I'll help people when I have extra. Kasi, di ba, hindi ko naman pwedeng yung buong savings ko. If only I could, I would. Pero syempre, like right now, may anak na ako, may asawa na ako, may pamilya na akong sarili. Although wala akong sinusuporta na iba besides them, di ba? So I give my extra time, my extra money to those who I think who are in need. So, kaya hindi ako nasasaktan pag may nagko-comment na, ano ba yan, ganyan-ganyan, isang bag mo, ang dami nang mapapakain yan. So, hindi ako na-hurt because I did it, yung mga charity works ko, kasi gusto ko gawin yon and gusto kong gastusan yon. And at the same time, I have to treat myself also. Yun nga lang napapadala. And I don't think there's nothing wrong about it. Siguro, there's something wrong about it if ninanakaw mo or, di ba, puro utang ka. Di ba, yung, sige, swipe ka ng swipe, pero hindi ka naman hindi ka nakakabayad, di ba? You're living beyond your means. Oo. Kung too much for you, kunyari, too much yung pinupost ko for you, then don't follow me or don't watch it. Or, di ba, like, everybody says when they're gonna do an unboxing, 'di ba? Na parang if allergic ka sa ganito, skip this video. Hanap ka na lang ibang vlog ko or ibang vlogs. Huwag 'to. 'Di ba? Dapat may pa-disclaimer kay. Meron naman. Pero kasi I don't think actually ginagawa ko lang 'yon. Kasi hindi talaga maiwasan, may mga ganyan. Oo, talaga. Kahit naman may disclaimer ka, meron pa rin. It's just that wala lang nakasanayan lalo na ng mga vloggers kasi Tita Small. Oo. Diba? Hindi, okay. Kasi parang for me, kaya nga ako nag-vlog kasi I want to show who I really am. So, before pa naman, even before pa nga I was vlogging, talagang I really like luxury items. Kasi dun ako sumasaya, dun ko na feel ko, natitreat ko yung sarili ko. And yung pinagtatrabahuan ko, lalo na nung dalaga pa ako na wala pa akong responsibility technically, dun ko nilalagay kasi anong gagawin ko? Ipunin ko ng ipunin yun tapos itutulong ko. Paano naman ako? I mean, di ba? Mm-hmm. Paano naman yung self ko? Kaya nga di ba uso yung me time or treat yourself once in a while? Kasi like I said, kahit trabaho ka ng trabaho, masaya ka, kahit masaya ka sa work mo, masaya ka, oo, pero kasi you have to treat yourself first kasi kailangan mo makita saan napupunta yung pera mo. I mean, di ba, kahit nasabi mo bills, okay, pero tapos, sobrang dami mong ipon. Parang gumigising ka na lang para magbayad ng bills. Oo, oh, at saka, ganun. May naipon ka, yes, pero saan mo I mean, sa banko lang. As in, di ba? At saka, I'm investing in myself kasi I also need it for work kasi I go to events. So, I have to dress myself up. That's my preference. Kaya, nag-invest din ako sa mga makeup, ganyan, skincare, diba? May mga tao, ang preference, makeup lang. May iba, super bomba sa skincare. So, sari-sarili lang yan. Kaya, ako, I don't need to prove myself to you guys. Kasi, regardless, magustuhan nyo man ako or hindi, ito na yun eh. Todo na to, diba? Wala na akong magagawa kung ayaw mo ko. O di okay, kung gusto mo ko, di, that's nice. Thanks. Diba? Kasi, I can't do anything. Kahit na anong convince ko, kung in your mind, diba, ayaw mo talaga ako, di okay. Kaya I don't mind the bashers also kung marami kayong sinasabi kasi hindi niyo naman ako kilala. Yes. Ayan din yung gustong-gusto ugali mo. Alin? Wala kang pake. Wala naman talaga akong pake. Kahit
sa friends ko, like, they say na, oh, minsan kasi lumalabas ako without a bodyguard, lalo na kung trusted ko naman yung mga kasama ko. Like, sinasabi, sila mismo nga yung nagsasabi, dapat magdala ka na, ha, ganun? Yung parang unbothered siya, ganun siya eh, ganun siya, parang, pakialam ko sa'yo, bakit, close ba kita, love ba kita, unless love ka talaga niya, or unless may care talaga siya sa'yo. Pero kung ano, yun yung gustong-gusto ko sa kanya, yung wala talaga siyang pake. Eh kasi pake. Wala naman talaga dapat. Kasi nililive ko yung life ko. Ngayon, kung hindi mo gusto. Nag-aano ka na lang dun sa mga tao na nakikita yung value mo, like your fans, di ba? Bakit ako magsasayang ng oras sa hindi ako gusto? Di kung ayaw mo ko, di okay. Yes, ganun siya. Ngayon, kung nag-try ka naman, tas nag-try din ako, tas hindi talaga tayo nag-click, difference lang tayo, pero, or not gonna be close, pero, friends tayo. I wouldn't, again, kahit friend of a friend, tapos, nalaman ko hindi ako gusto, hindi ko siya babastusin, like, pag nakita ko siya the next time kasi nalaman ko hindi niya ako gusto, I would still say hi. Ngayon, pag binastos mo ko, di ba bastusin din kita? Mm. Di ba? Pag nice ka sa akin, kahit plastikan, di I'll be nice to you as well. Grabe naman, grabe pa naman dumog show yan. Oo. So, as actually, wala kang makikitang binastos ko or kahit tanungin mo kahit sino, yun kasi yung goal ko din is whenever you say my name or yung magpapavouch ka na, uy, friend mo si ano, diba? Si Mar. So, ganito ba talaga siya? Wala, ilang tanong sa akin na ganyan? Wala pa ako na-encounter na nagsabi, na kakilala ko personally, na nagsabi na, ay, hindi okay yan. May ugali yan. Or, masungit talaga yan. Acting lang yung sa show or alam mo yun, mahirap hindi nakikisama yan. I never heard something like that. Kaya nga, all throughout my lifetime, until now, and ongoing pa naman, I always opt na walang masabi yung tao sa akin, kundi nice things when they hear my name. Not just my last name. Mm-hmm. Kaya today, Gami. Nagsasentiments ako dito, tas may ganun. Charot. Pero yun. Kasi may tanong sa akin yan pag nasa field work ako. Kanyari, punta ako Zamboanga. May mga fans doon ng Barda. Ma'am Shari, ganun-ganun. Sana makapunta din si Ma'am Sel dito. Masungit po ba si Ma'am Sel? Sabi ko, hindi po. Sabi ko, kalug-kalug din po. Minsan yung siya na yung naloloka sa akin, lalo pag wala akong tulog. Ay, hindi. Ayoko talaga. Ako yung sumusuko sa ugali niya na hyper talaga. Mas mabilis. Baliktad kasi ako. Pag puyat ako, mas mabilis yung utak ko for some reason. Sobrang hyper niya. Minsan nga parang iniisip ko na matawa na siya mag-isa dyan sa sulok. Uy, hindi naman. Ganun siya ka-hyper. Imagine, ganun siya ka-hyper. Ganun siya pero, ka-hyper. Pero, yun, like, konting bagay, tawa siya ng tao. Dun sa question mo na kailangan bang sabihin, no. Papatunayan. No naman. Kung, kasi kahit naman anong patunay mo, kung may naka-mindset na sila na hindi ko siya gusto, maarte siya. Wala ka nang magagawa dun eh, sa utak na nila. Kasi kahit sabihin nila sa in person na, I like you, pero in their mind, di ba, parang hindi naman nagmamatch yung attitude mo sa sinasabi mo. May friend akong ganyan. Parang sino? Ikaw, pero siya, ganyan din. Parang, oh my gosh, ganun siya. Ganun siya, sobrang arte. Tapos wala siyang ibang friends kasi naaartihan nga siya. Mm. Ako naman, wala akong issue sa ganun. Kapag sobrang arte mo. As long as hindi ako... Oh, wag mo ko inistorbo. Yung parang, as in, kunyari, ikaw... Maarte dahil sinasabi nila, skincare, ganun-ganun. Yung friend ko na yun, ganun din. Yun yung literal na maarte na compliment. Typical. Compliment na maarte. Wala siya halos friends kasi nga ganun. Pero ako hindi ko, hindi ko binabase yung ganun. Sa attitude ng friends, like kunyari friends ko. Kaya for example, si Doc Patch. Kunyari, may... Yun naman, sagat-sagaran sa kahayperan. Ay, isa rin yun eh. Ay. Sige, wag yun. Hindi, kunyari, may friend ako. Or, kahit di super close, may friend. So parang, syempre, minsan may mga friends ka ma-associate sa'yo. Kasi nga, di ba, technically, public figure ako. So, may iba na-associate kasi nakikita sa vlog, ganyan. So kung minsan may attitude yung friends ko, sasabihin nila, pangit yung mga nakapaligid sa'yo. Pag kunyari may nagsasabi sa akin ganun, kunyari pangit talaga ugali nun. Kunyari lang ha.
Sabi ko, ah, talaga ba? Ah, baka ano, baka bad trip siya sa'yo, o hindi ka okay, or hindi kayo match. Yun yung sinasabi ko kasi, baka talagang hindi nga kayo match, kaya ganun siya sa'yo. Kasi sa akin, okay naman. Mm. Oh, yun nga. Diba? Unless hindi ka iniistorbo. Diba? Ako kasi ang mantra ko, hanggat hindi ako yung peacefulness, lalo na kasama friends or with friends, pag hindi ako naistorbo, hindi ako nasestress because of them, because of one person also, tuloy lang. Pero pag nasestress ako, mafe-feel mo. May ganyang friend eh, yung mabigat kasama. Oo. Hindi ko siya tatanggalin as a friend, pero medyo iwas-iwas tayo. Oo. Ako na yung iiwas. Not because ayoko na silang friend. It's not that. It's for them to realize na, uy, di ba, you've been doing something wrong. Pero hindi ko sasabihin sa'yo kung ano yun. Hayaan kitang ma-realize mo yun. Mm-hmm. Then, pag lumalala na talagang, alam mo yun, marami nang na-alarma, marami ka nang na-argabyado at nakakarating sa akin. Tsaka kita iwa one-on-one na, tigil mo yan, te. Mm-hmm. Di ba? Hindi okay. Kasi, pag ganyan, sumobrang ugali mo, sasaloy ng sisters, sanitary napkins and panty liners. Sisters Feminine Care, stand proud. We are one, we are sisters. I love my sisters from Mega Soft Hygienic Products. So, kung masama ugali ng friend nyo, bigyan nyo silang sisters. Baka maka heavy flow lang yan, di ba? Ayan. Ha? Nauubo na yung dog ko. So, ayan. Kung masama ugali ng friend nyo, bigyan nyo ng overnight dry. Ayan. Marami-rami itong sasaluhin at hindi siya palit ng palit. Pero, ako kasi ito, personally, gamit ko yung overnight. Kasi nga, ayoko ng palit ng palit. Parang jowa. Charot. Yes. Ayan. So, panty liners after your period. Ayan. For everyday use. Tapos, meron sila mga pack-pack. Like, ito. Ito may promo pack na overnight tsaka yung regular. Tapos, tama. Diba ito yung sa'yo? Yung pink. Tapos may panty liner. Oo. Sa gilid. Yes. Tapos meron din naman ito, yung overnight protection. Tapos may panty liner sa taas. Tatlong overnight, tapos isang pack ng... Uy, marami na din. Diba? 20 liners to ah. So, hindi na kayo lugi. Oo, oh, kasi kung 5 days, sabi mo na 6 days, magna-napkin ka. Tapos, the rest of the month, mag-ano ka. Pwede na. Diba? Okay. Lalo na pag ano, travel, perfect tong mga pack na to. Meron kasing ganun, hindi kasi ako gumagamit nung ito, regular kasi nga palit ka ng palit kapag ako. Tsaka manipis siya, hindi siya irritable gamitin. Hindi, maganda kasi yan for travel. Actually, lahat naman kasi madali ipack. Hindi siya yung mataba na, alam mo, kahit overnight. Mm-hmm. Oh, so ayan. Guys, sisters, makikita niyo to sa all leading supermarkets nationwide. Ayan. So again, Mayday Maxi tayo and Night Plus. Alam niyo mga kapatid, bago tayo mag-proceed sa ating next caller, first caller, yung mga bagay na gusto nating yung malaman sa mga RTIA staff, hindi na lang ako magsasalita ng para sa self ko. Ayan, nag-reply na si Mama. Ano sabi? Hinart niya lang yung malupit ka, di mo ko sinin. Tapos ngayon lang siya nagtatype. Tapos nireply lang ako, emoji lang. Malulupit kayo. Sa amin mga kapatid, ang gusto kong malaman ninyo, kami pong mga staff ng RTIA, talagang tumutulong po kami. Inuuna po namin yung problema ninyo. Dahil, well, trabaho po namin yon. Pero sa amin, syempre, of course, pag uwi namin sa mga bahay, may mga kanya-kanya din kami mga problema. May mga kanya-kanya din po kami mga pinagdadaanan. Mm-hmm. Yes, and alam niyo yon at siguro... Hindi lang namin pinapakita kasi wala naman kayong kinalaman doon. At the same time, wala kayong kasalanan. So, hindi rin namin right. Well, choice namin na hindi iparamdam sa inyo kasi wala naman nga kayong kinalaman doon. Yes. Again, sa ibang tao na nami-misjudge kami kasi nakasimangot kami, maybe we're just having a bad day, maybe may mabigat kaming problema. Papagod din po kami. Oo, napapagod din kami. Pero as much as possible, we don't show it kasi wala.
gusto namin yung ano, gusto namin kayo mapasaya. Yes. Kaya din naman nandito yung show. Gusto namin magpasaya, tumulong, yun lang. Ngayon, kung kukutkutin niyo yung personal life namin, pwede naman. Basta wag lang, ano, wag lang yung kukutkut kayo tas kukupal kayo. Hindi mm-hmm. okay. Kasi last time, mga kapatid, may isang complainant po na pinagduduro ulit yung staff natin. Oo, hindi ganun yun. Pinagsisigawan niya. So, ang tendency si Ate Odette, of course, pinagtanggol niya yung mga staff. Mm. Kasi even Ate Odette is binastos na din. Mm. Kapag nagsigawan po, sinigawan niyo po, matik po makakatanggap din po kayo ng sigaw from Ate Odette. Kailangan po kasi namin, again, sa mga nagsasabi na medyo masungit daw yung staff, kailangan po kasi namin maging stiff. Kailangan, hindi po kami pwede maging, hindi po namin kailangan na maging malambot. Hindi, kasi, hindi sila, hindi sila sa, matigas yung heart nila or bato yung puso nila. Kaya hindi sila naiyak, hindi sila bumibigay kahit anong lala nung problema ninyo. They were trained that way because maraming nagtitake advantage. Oo, hindi nyo kasalanan. Maraming nagtitake advantage. Hindi kayo nagtitake advantage. But that's how the work goes kasi. Kasi isipin nyo na lang, pag lahat sila lumambot, diba, ubos talaga yung pera nila. Mm. Diba? So, intindihin nyo din sila. Mm-mm. As much as they understand you kasi hindi lang problema nyo ang inintindi nila. Yes. May 999 pa, lalo ngayon Lunes. 99.99999. Kaya pero, alam mo mga kapatid, hindi ibig sabihin po nun, eh, yun nga, again, walang puso yung mga staff. Lahat po kami napapagod. At personally, ako napapagod din ako. May mga times talaga na, ayan, bumibigay talaga yung katawang ko, talaga nagkakasakit ako. Mm-hmm. Kasi hindi po biro yung trabaho namin. Kasi gusto namin ibigay yung quality service na deserve nyo bawat isa. Hindi lang, sobrang jolly ni Shari sa complainant na to, sa kabila. Hindi. We try as much as possible na lahat kayo na makakaharap ng staff and even namin, na jolly kami. Diba? Mm. We give the energy that you deserve. So, walang bastusan kasi unang-unang tatrabaho lang and at the same time, tumutulong kami. Sabi diba? Pa, public service kayo, di ba? Sabi ni Ate Odette, yes, public service kami pero it doesn't mean na kailangan mo kaming duru-duruin. Oh. Huwag pong mababa ang tingin niyo sa mga staff ni Idol Rafi. Kasi sa amin po, ang pananaw namin doon, kung sa researcher pa lang namin, bastos ka na makipag-usap maayos ka usap, paano pa namin ikaw ipapaharap kay Sir Rafi? True. Diba? Kung attitude ka na sa baba. try nyo yan kay Papa. Ewan ko lang talaga. Ayun. Pero ako personally, kung may mga bagay na gusto akong malaman ninyo, ano ba? Ayun. Sabihin ko na. Charot. Well, napapagod din po ako. May mga pinagdadaanan din po ako. Sa camera, mukha lang po siguro na jolly, mukha lang po talagang hayahay. Mm. Iyakin po talaga ako off cam. Iyakin po talaga ako. Mabilis ako umiyak. Ito kasi hindi. Mm-mm. Pero pag umiyak yan, one time, big time. Pero kasi trained din ako na kung paano sila, mas trained pa ako ng twice or thrice. Kasi in our field, gusto namin as much as we can na okay, malungkot kayo ngayon, kami yung sandalan nyo. Mm-hmm. Diba? Kung may nararamdaman man kami, hindi man namin kayo kamag-anak, kailangan namin i-hold yun. Hindi sa hindi kami naawa, wala kaming simpatsya. Kailangan namin maging strong for you. It's for you. Kasi nga, isipin mo na lang kung umiyak siya. Kunyari, umiyak din ako. Paano yung show? Mm-hmm. Diba? Kunyari, sana yung complainant, tapos iiyak ka pa. Diba? Wala kayong ma-accomplish. Instead na gumagawa na ako ng solusyon para matulungan si ma'am para hindi na siya umiyak. Diba? Kaya ayoko nang umiiyak na complainant. Kasi wala naman, for example, wala naman magagawin pag iyak mo. I mean, malalabas mo yung sadness mo, oo, pero kasi at the end of the day, pag umiyak ka ng buong araw, walang mangyayari. Umiyak ka lang. Ganun pero pa rin. So, kailangan, pwede ka umiyak,
pero wag mong... Kailangan may solusyon doon. Oo, kailangan at the end of the day, ay okay, ito solusyon natin dyan. One step at a time. May tapal agad. True. Oo. And mga kapatid. Parang sisters. Parang sisters. May tagas na, tapalan mo agad. And mga kapatid, yun lang po ang gusto sana ninyong, ang gusto sana namin na malaman ninyo. Tsaka ako, alam mo ba nung birthday ni Joren? Sabi, inom ka ng inom. Mm-hmm. Yung pag-inom ko po, very, ano na lang, mild. But, mild na lang. Naalala mo yun, Mumulting ka ni auntie talaga. Ang aga ko umuwi. Ang lakas ng boses mo dun eh. Before. Alam mo kung ano, tanggero dun. Before first kasi, family yarn. Before, talagang ang pinaka ano namin is bonding namin talaga ng mga staff is yun, labas kami, kain kami, inom kami. Pero yun nga, simula nga po na may nakilala na ako na very strict talaga. Ang aga ko umuwi nun. Ako yata pinakaunang guest na umuwi nun. Diba? Mm-mm. Hindi ako pala inom na ngayon. Now pala inom ngayon, mga kapatid. Kasi, well, yung partner ko kasi, sinasabi niya naman talaga na hindi talaga maganda. Na hindi talaga maganda yung ganun for my health also. At saka, ayun, hindi ibig sabihin pag umiinom na yung tao, is lasanggera na. May mga times na kailangan lang namin ng outlet sa nakaka-stress namin na field. Na environment. Uh-huh. And also, kung meron kayong mga gustong malaman na ibang tao tungkol sa'yo, minsan hindi mo rin kailangan magpa-impress. Hayaan mo na yung nature ang magsabi sa kanya na ganito kang tao. Or word of mouth, or sa actions mo, di ba? Mm-hmm. Kasi... Kailangan naman dapat patunayan eh. Oo. At saka hindi mo mapiplease everyone. Yun yung like ko sinasabi. Damn if you do, damn if you don't. Oo. Lalo na sa atin. Kaya ang mantra ko na lang, bahala na kayo. Lang pa kayo. Damn if you do, damn if you kasi don't. Kasi alam ko naman, unang-una, alam nyo naman siguro yung tama sa mali, di ba? Ako, alam ko yon. Kaya, sinasabi ko, bahala na kayo, wala akong pakialam. Kasi, kahit na alam mo yon, medyo baliw-baliw yung gagawin ko. Pero, in my mind, wala namang masama sa gagawin ko. Kunyari, mag-inom ako, magwalwal ako, wala naman ako inapakan. Exactly. So, kahit mag-inom ako, magbaliw-baliw ako, kung kasama ko rin naman friends ko, okay lang. I don't think... Pero kung araw-araw, syempre mali na 'yon. Hindi ka naman magpapaka-viral. Kung araw-araw, like magwawala. Kung araw-araw ka nagiiinom, medyo ano 'yon, 'di ba? Pero kung once in a while, birthday mo or may pinagdadaanan ka, I think that's not walang mali doon. Mm-hmm. Kaya 'wag niyo ring masyadong husgahan 'yung ibang tao. Pag may nakikita kayo sa social media, actually 'yun na 'yung mali sa atin ngayon. Eh. Pag may nakikita kayong mga video, paniniwalaan nyo agad. Sa Rafi Tulfo in Action naman, damn if you do, damn if you don't, tumutulong na nga kami, may mga nasasabi pa ang ibang tao. Diba? At yung mga nagsasabi na ibang tao na yun, hindi naman nila alam yung hirap na ginagawa din ng mga staff. Actually, ano ko lang, andyan na ba si Ma'am Ozan? Ay, ayan na. Pagpalang araw po. Good afternoon po. Ayan, ma'am, wait lang ah. Yung mga reporters natin naka-deploy ngayon sa Mindoro, sa Leyte, sa Northern Samar, at saan pa ba? Mga dinideploy po namin yung mga tao para, alam nyo yun, ipanapakita po namin na talagang tinututukan po namin yung mga tinutulungan namin sa show. Okay. Mm-hmm. Ma'am Ozan, hello po. Hello po, mapagpalang araw po sa inyo mapagpalang lahat. Mapagpalang araw, ma'am. Ma'am Ozan, kayo po, ano po ba yung mga bagay na gusto mong malaman sa'yo ng ibang tao? Ayan, napakagandang topic po ito. Kaya sige, po, ma'am. Comment sa inyo, no? Bali, gusto ko lang po malaman ng ibang tao na sa kabila na nakikita nila sa akin na malakas, matatag, hindi alam po ng karamihan na minsan sa isa buhay ko na nalulungkot din po ako, nasasaktan. At minsan din po, gusto ko malaman ng ibang tao na mahina din po ako. Yan. May kahinaan din po ako. Hindi po ako laging masasabing malakas, matatag. Ang akala ng iba na nakikita nila sa personal at saka sa social media na ito si Ozan, parang wala lang, parang happy-go-lucky, gano'n. Pero hindi po,
yun, isa rin po akong tao na hihirapan, umiiyak. Ayan, naiiyak ako. Ayun, tsaka gusto kong, ito po ang pinaka revelation na dito ko lang po sasabihin talaga sa Pagagulan Seri, na dumadaan din po ako sa depression at saka anxiety. Ayan. Sa ngayon, pinaglalabanan ko po yun. Akala nila na walang ganon. Akala nila minsan nag-iinarte lang, nag-emote. Pero di nila alam na may pinagdadaanan po akong ganon. At nakikipaglaban po ako sa ganon klaseng kondisyon. Hindi po kasi siya pwedeng sabihin na karamdaman na kondisyon na ang pagkakaroon ng depression and anxiety ay hindi po natin pwedeng paliwalain. Kasi minsan nasa downside ka ng buhay mo during your episodes. Pero all you have to do is to be strong. Lalo ako lang. Tingnan ko para magpatuloy at magpalab at lumaban araw-araw sa buhay yung mga anak ko. Yun lamang po. Tama yung sinabi niyo, ma'am. Ha, sa kabila ng mga pinapakita natin na kalungkutan, nakasiyahan, meron palang nakapaloob na kalungkutan. Ito po. May mga times din po na naging suicidal ako. Yan, hindi ko po itatanggi yun na naiiyak ako. Okay lang po, ma'am. Okay lang po. Nagkaroon po ako ng attempt. Tatawakasan yung buhay ko. Pero may mga pagkakataon na napipigilan na hindi siya natutuloy kasi siguro hindi pinag-aadya ng Lord na baka po may mission pa ako na meron pa akong ilangang gawin dito sa mundo. Kaya po nung nag-join ako sa bike community kasi siklista po ako. Join ako sa bike community tuwing may mga charity events kami, nag-join po ako. Kasi baka isip ko na baka yun ang calling ko na makatulong sa kapwa para mabawasan yung nararamdaman. Kasi agad maaari po, ayoko sanang pakita na mahina ako, niyak ako sa lahat. Kaya lang kasi ang hirap kasi minsan na itatago mo eh. Kala nila kasi lagi kang matatag ka lang, malakas ka lang. Ngayon, siguro mapapanood ko ng mga family ko, mga in-laws ko. Gusto ko lang malaman nyo na minsan, kamustahin nyo rin ako. Minsan, hindi po kasi laging okay lang ako. Minsan, kamustahin nyo rin po ako kung kamusta ako, nararamdaman ko. Kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon na malakas ako. Ayun, lumalaban po ako kasi para sa pamilya ko, para sa inyo. Lahat po, kaya kong gawin. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Isang po nasasaktan, nahihirapan, pero lumalaban. Kasi unang-una yung pamilya ko yung pinaka number one priority ko kung ba't nagpapatuloy ako. Lalo na po yung mga anak. Ayun po, sorry po na. Okay lang po, ma'am. Madam, okay lang. Kahit hanggang mga 12. Bigyan ka namin ng time. So ma'am, ano po yung maipapayan niyo po ma'am para po sa mga tao na meron pong pinagdadaanan gaya po ng sa inyo ma'am? Ayun, gaya po kasi minsan po na ako, ipataka na rin po ako sa talk na about how cycling boost my mental health. Gaya po na nasabi ko po sa forum na unang-una syempre, kailangan nating tulungan ng ating sarili kasi sa gantong kondisyon. Pwedeng sabihin ng psychiatrist na gantong gawin mo o ng ibang tao na gantong gawin mo. Unang-una, huwag ka magpapalubog sa depression, sa anxiety, sa lungkot. Ang unang-unang kakausapin mo si Lord, ang ating Panginoon, kapag-usap ka sa Kanya, puso sa puso, kasi ibibig ka ni Lord kung sino yung mga taong pwedeng tumulong sa'yo, yung pwedeng mong pagsabihan at pagkatiwalaan na pwede mo sabihan kung ano yung pwede mong nararamdaman mo sa ngayon. Kasi ang depression talaga, gray area siya. Pag hindi siya pwede sabihin malungkot ka lang, kagaya ng na-broke ang heart mo, nagkaroon ka ng break-up, may nawala sa pamilya nyo, iba kasi ang depression. Gray siya talaga, as in wala ka talagang, basta lang, tulala ka lang.
kalukot ka lang, ganun. Mapapayo ko pag sa tuwing kakaroon ka ng ganung pakaramdam, huminga ka ng malalim, lumabas ka, maghanap ka ng pwede mong pagkakalibangan, kumausap ka ng iba't ibang tao, or ng pagkakatiwalaan ng tao, pwede mong i-share lahat ng thoughts, or magkumuha ka ng journal, isulat mo lahat ng nararamdaman mo, para at least hindi man di man siya mawawala, mabawasan, saka magyan mo ng ibang focus yung isip mo. Mag-inis ka ng bahay, kumanta ka, kasi gano'n na ginagawa ko. Kumakanta talaga ako. Umay ako, nagsasounds ako, nag-music. O nagbabike ako, kita ko sa mga lugar para yung lungkot ko mawala, maibsan, mapalitan ng ibang bagay yung pag-iisip mo. Ayun. Tsaka laban lang. Wag na wag ka susuko kasi napakasarap mabuhay. Ang hirap lang talaga mamuhay. Pero ang buhay, napakasarap mabuhay. Yun lang po. Napakaganda ng sinabi niyo, Ma'am Ozan. Ma'am Ozan, greet mo na lang yung mga taga-Mandaluyong, yes, o kung sino man po yung nais niyo pong batiin, ma'am. Ayun, shout out po sa lahat ng barangay San Jose, tsaka shout out po sa mga taga mga grupo natin dyan sa Mandarin po. Kamusta po kayo? At sa akin mga group, Manda Peace Bikers, at sa mga Mandaluyong Bikers, Uraru Bikers, Mandaluyong Ladies Bikers. Shout out po sa inyo lahat. Kita-kits po tayo sa next charity. At happy birthday po pala kay Congresswoman Jocelyn. Thank you, madam. Yay! Salamat po, Ma'am Ozan. Thank you po. Po lagi sa pag-i-tips ang po dito. Maraming salamat po. Tawag lang kayo pag malungkot kay madam, ha? Huwag lang past 12, ha? Thank you so po, ma'am. See you soon, ma'am. Thank you po. Ayan, si Ma'am Ozan Ras. Napakaganda ng mga sinabi ni Madam Ozan. Igagess natin siya ulit. Mukhang magaganda yung mga story ni Ma'am Ozan eh. Thank you very much mga kabarda. Sa mga kabarda po natin all over the world, maraming salamat po sa pagmamahal. And also sa pag-support sa Wanted sa Radyo and Bardagulan Serye. Na-appreciate po namin ang bawat isa sa inyo. And also join po kayo sa aming Bardagulan Serye group page. Mag-share po kayo ng mga problema ninyo. Pwede nyo i-click yung anonymous doon kung nahihiya po kayo magpakilala. And bukas po muli. Hi, Ate Shane. Ako po, si Shari Roman. Magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol again. Thank you to Robas Dietary Supplement for Men. 70 pesos per tablet. At ang Robas Extreme ay 140 pesos per tablet. At available po ito sa all leading drugstores nationwide. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan.